Inspector, a former instructor of 31 years, instructor of Holy Name University, and former SB member, three times a member of my own board. Ladies and gentlemen, moderator number one, Sir Damaso Pasilbas. We are now the debate proper. Proposition number one. Pamakutan ko ng Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang matuod na Iglesia na tinukod ni Kristo sumala sa Biblia o Gregoriansya. Ang makiglangkogi nini mao si Father, Reverend Father Darwin A. Gitgano o another maglangkogi aron pagpahayag sa iyang mga ideas ang among ministro sa Iglesia ni Kristo, Ramel Parva. The debate starts now. Mga binati ko ng mga kaigsunan, ganiya din ni karon. Akong yukbo ka ninyo. Salamat sa inyong pag-anhi. O sa akin ni katimaan, yakitang tanan di ay uhaw sa kamatuuran. Lili makapugong ang init o ulan, aron lang kita mabusog sa kamatuuran na dala ko karong hapuna. Ang tema nga akong pamatud-an mao kini. Akong pamatud-an nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang tinukod ni Kristo sumala mao matuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Sa tema mga kaigsunan, nganong matuod nga iglesia ang simbahang Katoliko o sara ang hinungdan o gusaray rason tungod kay gitukod kini sa atong Ginoong Jesucristo. Wala nay lain pang rason niana. Ang nakapatinuod sa simbahan dili tungod kay nagdaasangan. Ang nakapatinuod sa simbahan dili tungod sa karakter sa simbahan, uban padlungon uban dili. Dili naman nakapatinuod sa simbahan. Ang nakapatinuod, ay sa lumong saba mga pinangga, no? Pwede, ang kansi ko stiman, ay sa oras, no? So, ato lang i-minimize na, no? Mga anak ko. Pamati ka yung sa inyong amahan, yung murag sakristan. Mga kaigsunan ko, yan iya din ni Carol. Ang nakapatinuod sa simbahang Katoliko, usaray rason, tungod kay kinig itukod ni Kristo. Maingon siguro ang akong pinangga na igsuon, mabasa ba sa Biblia? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang tubag, no kini. Dili ebidensya ang pagkamabasa. Kay ang pagkamabasa, mga pinangga na mga kaigsunan, nga, kung maunay inyong barahan, mga kaigsunan, daghang tinuod. Kay muingon mo ang mabasa, mga magkapatinuod sa simbahan, pagkahuyang sa mga argumento, mga kaigsunan. Kay kung maunay basihanan sa atong pinangga nga igsuon o mga kaigsunan nako nga pinangga nga ni adin karon ilang foundation sa ilang katulungan gipasukad sa huyang nga argumento. Kay kung maunay basihanan mga kaigsunan tinuod sang bunangin. Kay mabasa man sa San Juan 3:5 nga ang matao pag-usab dili makasud sa langit bunangin. Wala tinuod na po sila kay nabasa man. Onya ang Christian fellowship mingon po babasa man pud may. Naa diha sa Buhat 11:26 nga unang sumusunod ni Kristo gitawag o Kristohanon nga pundok ini tinuod pud sila. Dugang panyana mingon po ang mga saksi ni Jehova na amon po mabasa sa Biblia nga kamo akong mga saksi. Isaias 43:10. Tinuod na pong saksi. Mao na nagikasubo nako kung iyan ang ipangutan na karon dili na ligon nga argumento o ebidensya nga makapatinuod sa simbahan. Magunsa man nga imong simbahan mabasa pero di tinukod ni Kristo. Busa mga kaigsunan ko atong pamatud-an karon. Sumala sa Biblia sa Mateo kapitulo 16 Versikulo 18. Nga nag-ingon ang atong Ginoo, ikaw mao si Pedro, ibabaw nining bato. Hello, my test. Hello.
Hello, mic test. Okay. Hello, mic test. Pasensya kita. Mga tawa-ta, pasensya tang tanan. Magpasensya juta kay dili mana ako ang gusto. Ila mana tingaling gusto. So, basin pa, padayon, ang debate proper. The time consumed is 5 minutes and 3 seconds. We still have 19 and 57 seconds to go. Ang mga katawan, palihog, ayaw ka mo paningit kay unyag mabugto inyong mga bra. Pagatawa na mo, ayaw mo singgit o ayaw mo o utter any words. Katawa lang or pakpak lang. Why? Kataw, anan? Ayaw po katawa. Padayon ta! Salamat kaayo, Mr. Moderator. Akong ibasa o pagkabasahon pag-usap. Ang Mateo, Kapitulo 16, Versikulo 18. Matod pa sa Ginoo, ikaw, Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Nga bisan hanggang haan sa impyerno, dili makabuntog nini. Nining mong teksto makaeksunan, gipamatud-an nga nagtukod yun sa iglesia. Kung sa banang iglesia ha, either kamo o either kami. Maunay atong diskasan karon. O nang gitawag may iglesia katolika. Kaya kung pamatud-an, maukini ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Wa maninganli. Dines Mateo 16, 18. Apan kinsa may makapasar nini mga kaigsunan. Kung tinuod ba ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, tinukod ba ni Kristo? O bunga rabanis akong huna-huna? Wa ba ko'y gida ng mga ligon nga dokumento? Mga kaigsunan, ni ako'y dala. Dili ra ako huna-huna o hula-hula lang. Kung dili ang akong dala, mao ang kamaturan, ligon nga argumento nga mga libro nga gitudlo sa atong mga maestro nga gipasukan sa kasaysayan. Kaya nga amo nga pamatud-an Biblia magreferensya. O ganiha ang mga kamaturan, mga kaigsunan. Sa Young Students Encyclopedia, atong makita kinsa joy naguna nga simbahan. Ningon din ni mga kaigsunan, Roman Catholic Church. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. There were no secret sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. All Christians, for the first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Dili ini ako mga kaigsunan, lig-one nga dokumento, maingon nga daghan silang mga libro, kinahanglan ilan ng dawaton, litra por litra gayon. Kinahanglan mo supak sila, magdaghan man silang libro, ilang ipamatuod sa ilang libro nga gidala, nga litra por litra por gadi si Kristo ng tukot. Karon, ni anakot sa Ligon Laurier Encyclopedia, nag-ingon mga kaigsunan, pahina 106, Catholic Church, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Kinahanglan na akong pinangga na igsuod, mukita sa litra po litra sa referensya. Kung di siya makapagpakita og litra po litra, kadili si Kristo ay nagtukod, iya-iya ng interpretasyon, standard reference versus private opinion. Ilan ang gamito ng ilang mga libro diha? Tinahanglan nilang pamatud-an litra po litra sa referensya nga dili si Kristo. Kay wa man nganli diha sa Biblia. Mao nang ginganlan kini diha sa referensya mga kaigsunan. Niya pa mga kaigsunan sa page Encyclopedia gapon mga kaigsunan Britannica. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal an organizational structure traces its history to the College of the Apostles in the first century. Gawa mga igsunan, dili ni comics mga igsun. Pinanglan magdapo siya mga libro, naman siya mga libro, pinangga nga igsun. Ako po siyang hangyoon, litra po, iyang basahon nga dili si Kristo ang magtukod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dugang pa nga kalig-unan mga kaigsunan
sa New Book of Knowledge. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Pasilang dugaya na. Dugang pa nila, about 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. The church may be described as the society founded by Jesus Christ. Mga kaigsunan, kuni mong basahon ang testimonya ni Kristo. Duha ngadto sa tulo ka saksi. Og magkapariha ang ilang gisulti kana kamatuoran. Lapas nagtulo ka mga dagko nga libro ang ipamatuod sa katinuod sa Simbahang Katoliko. Busa kining akong pagpamatuod sa inyong atubangan, dili kini fiction o kathang isip ra. Unsa may fiction mga kaigsunan, an idea which is not in agreement with reality. Buot pasabot, ang nahuna nimo ba, wa matakdo sa realidad. Muna gitawag fiction or myth. Nya kining kamatuoran mga kaigsunan, unsa imong kamatuoran? Truth conforms with reality. Nya ang kamatuoran nahisibo sa realidad. Kay nahisibo mas realidad, dimudo mga kaigsunan. Kining akong pagpamatuod karon dili kini kathang isip kun dili kamatuoran. Dugang pa niini mga kaigsunan, dunay Merriam-Webster's Elementary Dictionary. Ningon din ni mga igsoon, ato gabong basahon. Catholic, a member of a Christian church, tracing its history back to the apostles. So, pati naghana ng mga kaigsunan? O, ni Apa Jod, mga kaigsunan, Encyclopedia International. Atong basahon. Arita sa Historias Pilipinas, mga kaigsunan? Si Dr. Sonia Zaide. Kaya magutlo man silang mga libro. Kinahanglan ang ilang libro nga nila mahimo lang ng kawang kung dili nila mabasa litra po litra nga si Kristo dili nagtukod sa Iglesia Katolika. E litra po litra man ato, dres referensya. Kinahanglan aron mapulpog ang kamatuoran nga akong gipabarog karong hapon na kinahanglan usab magdas yag sama kaligon nga kamatuoran nga akong gipabarog. Niya mga kaigsunan, the Philippines, a unique nation by Dr. Sonia Zaide, o sa kahistoryan. Onsa may iyang gisulti sa pahina 123. Ningon siya mga pinangga kong mga igsuon, kani adin hikaron, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kini mo bang bang mga isunan? Maguba lang akong hinapangay kung makabasa siya litra po litra nga history. Pero di kabasa. Ha? Nagpabilin nga tinuod ang akong gipabarog. Kinahanglan dili kagalingong panabot. Kung nili mabasa po litra, aron magbungkag ang hinapay sa kamaturan nga akong gihapay pagpadayag kaninyo. So dugang makisunan, atong gabiton ang ilang official magasin. Gitawag kinig pasugo magasin o kinahanglan dili ni nila supakon. Nagingon din ni mga iksunan sa page 8, Gula, January to March 1995. The Church of Christ has totally become the Catholic Church. Although writers and historians continue to treat both as synonymous. Matod pa bisayon ta kini ang ang iglesia ni Kristo na himo nga iglesia Katolika. O matod pa nining maong libro nga ang mga writers o mga historian gi-consider ni synonymous. Unsa may synonymous? Different word but the same meaning.
Kung mabasa ang akong pinangga nga igsuos Biblia nga Iglesia ni Cristo, synonymous ana Iglesia Katolika. Unsa to Bisaya sa synonymous, lain-lain nga pulong apan maura ang kahulugan. Ni ay daghan nga mga libro nga ikat sa time, sa bulita? Ikat sa time? Time off sa? Ang ikaduha nga grupo, ang bigas grupo, request that if it is possible, the Iglesia ni Cristo would like to read what has been read by the speaker, Father Vidal. Right now, if it is possible, let us ask the consent of the speaker. Ini kahumana during the first examination, apa pabasa niya? Okay ra sa ato ang pikas na grupo. Okay. Public please, listen. Okay. Pwede, but according to Father Gingano, the first group, he is going to let you read after the debate. Is that after the debate? After the stand. So interpellation period. Okay. Thank you very much. Time's on. Continue. Ay kagol, babasahon ta kanay during cross examination. So mga kaigsunan, the Church of Christ has totally become the Catholic Church. Sa Bisaya pa ang Iglesia ni Cristo na himong Iglesia Katolika o matod pas mga writers o mga historian synonymous ra ni. Kung synonymous ra ini usara, lain-lain na ang word pero maura ang kahulugan. Dugang pa nakaligunan mga kaigsunan sa ilang pasugo magazine March gahapon April 1981 page 3 truly Roman 16:16 refers to the first church of Christ. Agana kunong Roma 16 referado na sa unang iglesia ni Cristo sa unang mga siglo. Yakin sa manang iglesia nga nauna na. Matod sila pasugo atong patubagon. Pasugo magazine gihapon April 1966 page 46 na ganito ang banggit. Ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang iglesia ni Cristo. Sumala sa ilang pasugo, dili na nila magamit ng Roman 16:16. Ngano man ripirado man kuno dai kana. Matod sa ilang testimonya sa unang simbahan o ang unang simbahan mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Niya pa Jod time 9 minutes remaining after 5 minutes kuan ma pasugo magasin March hiling pampunis na magkutlo sa itong libro pero ang iyang mga libro ni ako nako. Karang gamiton niya nga dili ni tiwason, no? Atong tiwason. Yes. Kay ang atong mga pinanggap nga igsuon, hilig man kay putol-putol o angkon-angkon. Kung makakita Church of Christ, wala sa nagabantay, synonymous din as Iglesia Katolika. Damo nga mugutlo ang ako pinangga nga igsuon o Iglesia ni Cristo sa mga libro sa pare. Ripirado na, kay synonymous man nila. Ha? Wala nga ligon kayo ang atong pagbabarog. Dili lang encyclopedia, lakip na pod ang ilang kaugalingong pasugo ni pahayag na sa katinuod sa Simbahan Katoliko. Kaya ni pahayag naman sila sa ilang kaugalingong baba, ayaw mo kalimot, nga ang isda makuha ra sa iyang baba. Ilang gamiton kining libro sa Iglesia Katolika ni Daniel Lloyd o sa ka Society of Jesus. Nya dili na tarungon og tiwason og pagbasa. Mingon sila tinuod ba ni nga ang inyong libro o inyong sinulat nagingon man. Sa How Did the Catholic Church Start? Page 35. Mingon din sa Badrumil Parba. Oh, mingon man lagi din eh. So the Catholic Church does not start with Jesus. O niya mingon din siya, la, naka man lagi. Pero wa tiwasa.
ang kasabot day ningini mga igsoon, ang simbahan niya Katoliko nagsugod pa na sa Old Testament. Gi-fulfilled lang o gi-perfected lang. Ako masamon, he did not abolish the religion that long had been the one ordained and designed by God. Rather, he fulfilled it, perfected it, elevated it to the new dignity and power. Mati mo sa niya sa maog, gihapon nga libro, giangkon man, ang founder sa simbang Katoliko, Katolik, si Kristo, niya sa pahina 12. Nakutanan siyang libro, no? Christ is the founder of the Catholic Church! O niya niya pa yung pakliun ning, una aman lagi din niyo, nangingon, the remote beginnings of the Catholic Church, go back to the terrible day when Lucifer flung against seven skies his banners of revolt. Tanawa, gikan des mga yawa. Pero mao ba na testimonya o opinion sa author dili? Wa niya basahan kinaunhan. It is not altogether fantastic to say. It is not. Di manila basahon. Mao na kung putol-putol ni ako pinangga nga igsuon atong basahon. Aron ay insiman, no? Iglesia ni Cristo. Kung di tiwason, mahimong incomplete. Niya pa sa akong kamot, mga kaigsunan. Daghan man kayo ni, ako na lang ipangandaman daan. O na nga, kutluan na, aron ako na yung tiwason, no? Aron sa ingon ni Ana, masakpan ang inyong gitaktapan niya kamaturan. Busa mga kaigsunan ko, napabarog yun ako. Dili ni akong kagalingong hunahuna o kinahanglan ang akong pinangga nga igsuon nga si Brother Ramil. Dako kay kog tahod nini. Kinahanglan iya sang basahon. The speaker has 2 minutes left. Let lamat Mr. Moderator. Nya iyang basahon litra po litra kay daghan man sa libro. Iya yung basahon litra po litra nga dili po si Kristo nagtukod. Dayon patas nami. Pero di gani siya kabasa, dili ni patas. Daog kita niining maong ng tubiga. Balikon nako mga pinangga kong mga igsoon, dili pruiba ang pagkamabasa, gani nasa ilang pasugo. Kadili ebidensya ang magdasangan atong basahon. Pasugo magasin, Gula, October 2001. The name Church of Christ is not the only identifying mark of those who belong to Christ. Dili lang ang magdasangan maoy mark o timaan sa matuod nga simbahan. Busa mga kaigsunan ko, labing hungaw ng argumento, maingon sila, kay daw makapabor man kuno ni sila, basta di mabasa. Magunsa man ang mabasa, pero di po tinukod ni Kristo. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan, niya gipabarug, nga usa ka haligi, nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipaparog, nganong nahimong tinuod ang simbang Katoliko, way laing rason, tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. Dosa, karong sa iyo nga kahapon. Time is up. You have 1 minute to cheer up. 1 minute to cheer up. Ang maglalantugi sa ikaduha na grupo adunay 15 minutos pagpangutana or interpellation period. Ang tubag ato si Jang tagaan og usa ka minuto akong obdon ang atong ministro Ramel Parva at dunay 15 minutos pagpangutana or 15 minutes for interpellation period. Based on law number 4, mahiling ang mga reverensya sa matang hobby. O karon nagiling na ang atong Ramel Parva, ministro. Okay. Balik, balik. Interpellation period now starts. Okay. Kalau berdebat dengan ini, ada dengan Darwin.
Sa nabala sa imo, ang Iglesia Katolika hindi na yung Kristo ayon sa Mateo 16:8. Tama ba ko? Tubag. Salamat. Sa Mateo 16:18, wa nang anli ang maong simbahan. O ang referensya na kay Biblia, o referensya man ang atong sukaranan, wa nganli, o diha sa referensya, klaro maginganlan. Pero tindaghan ng libro, o kinahanglan magpaabot ko karon nga litra por litra gayon. Ang imong pagnigar usab sa mga referensya, nga ako nang gipang surti. Kaya kung wa kay mahatag nga lain nga litra por litra, nga dili si Kristo, nang pabiling, nagbarog ang haligi nga usa, nga tamanturan, nga akong ipatarog. Bato ni mo, wala nang li. Sa ito pa, tulurong itong iglesia dito. Salamat sa Yano nga pangutana. Nga ang tubag na ito ni Ana, wa man siya nang li. Sa Mateo 16:18, so, kung imong ino nga kulurong, imong giakyo si Kristo. Dugan pa ni Ana, wa man siya mabasa ng iganlan. Iglesia naman ay gisulti. Ayan, akong punan. Ako na'y makulurong kubunan ako. Patod ni mo, walay palanan ang iglesia ng itinayo ni Kristo. Sumbay sa inyong libro, noong 1870, the Roma, official name, Roman Catholic Apostolic Church, may pangalan. Matod ni mo, ang hiling ninyo na ay pangalan. Ang iglesia ng itinayo ni Kristo, walang pangalan. Sa mga tuwid, sapagkat walang pangalan yung iglesia ni Kristo, yung iglesia ng itinayo ni Kristo, sa inyo may pangalan, sa mga tuwid, hindi yung iglesia ng itinayo ni Kristo. Salamat sa Yano nga pangutana. Ato ba? Tubag, no? 1 minute ang tubag. Wangan li, og sa referensya, ginganda na. Og imo nung ipalikon akong tubag. Imo gidugangan, og ipalikon ko, pinagis pagkot ni mo sa 1870. Pinagis mga obispo, ginganlan, pero magpaabot siya karon. Nga naa kay mabasa nga history diha. Ang litra po litra! Dili, base sa imo kaugalingong pagsagot, pinangga nga parba. Yung tanong ko, yung inyo may pangalan, official name, Holy Roman Catholic Apostolic Church. Yung kay Kristo, sabi mo, walang pangalan. Hindi nga yung pangalan, hindi nga yung itinayo ni Kristo sa iyo, dahil sa may pangalan, yung kay, sa inyo may pangalan, yung kay Kristo, wala. Salamat! No? Tubag, 1 minute. Sa yun, darain nga pangutana. Ang tubag! Ay, sapa, Mr. Lulugod, sapa. I have 1 minute to answer the question. No? Tubag! Okay, tubag na. Nga, nagpalik ko unanong ka nga sa 1870 ginganlan. Wa na magigan, nga wa nganli ang Mateo 16:18. So, officially, sa 1870, imong gilikon, nga gi-official di ay angalan. Pero, tinanli ini, ang paghingalan, dili mo ay pagsugod. Kaya sa paghingalan sa Pilipinas, ini, nagsugod, di na nais paghingalan, itumha ang Pilipinas. Diha na ang Pilipinas, wa pa na nganli. So, angalan! Angalan, dili na maoy makapatungha sa butang nga ginganlan. Nagpaabot mo karoon nga imong ipakita kay daghan mga kag libro diha, ipakita bisan usa na lang kasi Kristo dili nagtugod sa simbahan Katoliko. Okay, isa na. Okay, sa mga karoon, information. Ang dapat ito, sabi ng pari ninyo, Mateo 16:18, and upon this rock I will build my church. This church cannot be other than the church of Christ. Ang dapat ito, hindi. Mister, Moderator, no, ang nga yun, ibalik kong kasugot. Eko ka na dito ba dito? Tubag! Behave! Ayos lang ang palabi, no? We base our argument based on logic, not on emotion, no? Time is on, tubag, 1 minute. Sakto ang imong kikuklo o niya itong dugtong si mong pasugot aron makasabot yung sakto. Nya every time the Church of Christ has totally become the Catholic Church. All the writers and historians treat them as synonymous. Every time nga mukutlo lagi kag libro nga Church of Christ, ribirado na sa synonymous kay Iglesia Katolika. Na ana sa inyong pasugo. Akong ipakutana, ulitin ko, pati yung binasa ko, tanggap ko ba ito? Yan lang muna tanong ko. Tanggap ko ba? Ito na, oh Christ, yun ay isa. Isa sa oh, brand, sama. Diba? Tanggap ka. Inyo na yung pilihan? Eko, sunod tanong.
7 nga ang mga alagad tinawag sa pangalan ni Kristo. Tanggap mo yun? Niya sa inyong pasugo nga not name is the only identifying mark of the true church of Christ. Musa, basa-basa po mas pasugo ninyo. Kay mauro ni maghatag ninyong katinawan. O niya, wapakamuman. Ako 1 minute gone, no? Nga, akong di ba matundan, wapad siya, nagpabot siya ko. Nagaghan man sa libro, wak nga gamit ron kung di siya makahatag na ko. Litra po litra. Kasi Kristo'y nagkoto po sa Iglesia Katolika. Mao na nga likon kayo kapabarog. O niya, kontra sa opinion lang. All opinions are equal with the absence of evidence. All opinions are equal. Patas ra ang tanang opinion kung wak kagigunitang ebidensya. Papa mga kahatag o ebidensya. Nagpaabot ko. Kaya iguwas na. Okay. Sumala sa tema, imong gibasa ang mga referensya. Catholic Church. Ang tanong ko, mabasa ba ang Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Biblia? Sabag. Ang mga pinanggang eksoon, kong naminaw lang ni si Brad Ramil Parba, dila na ni Ahay Pangutana, no? Kaya ako na nang gitubag, nga ang pagkamabasa... Time is up. Public, please behave well. No words, no signs, no overacts, which give any angriness or hate to one or to either party. So you only clap your hands. Time's on. Interpretation period, continue. Okay. Binasa mo, maraming libro. Catholic Church, Gloria Manopa. Ang nasa tema, matutunayan mo sa Biblia din. Kaya ang tanong ko, mabasa ba sa Biblia ang Iglesia Katolika bitukod ni Kristo? 1 minute. Salamat sa simple kayong pangutana. Nga simple na natubag na ko kaganina. Pero balikon gyapo na ko. Aron alang sa akong mga pinangga nga minahal nga niya din karon nga uhaw sa kamaturan. Natubag na ko mao. Ini lagi ebidensya ang pagkamabasa. Kay kun maoro na ang mga born again tinuod sa. Kay nabasa man. Mao na nga kuyang ang mao nga katarungan. Suporta il lagi. Nagpaabot sugod nimo daghan kag libro diha di magamit. Kinahanglan pinangga nga parbaing na ba ni adi ni o encyclopedia sa ni. Roman Catholic Church founded by Tangpulano. Mo na yung ipaabot! Ito ko lang natanong. Agad mo, ito yung bro. Mari, ang wikang Katoliko ay salitang Grego. Ibig sabihin ang kalahatan. Bagamat hindi ginamit ng Panginoon o ni Kristo at ng mga apostol ang katagang ito. Tanggap mo ito, hindi? Oo na nga, ay inon ako kaganina. Ngayon ako botlon. Oh, nakabag kami sa Maritong. Atong tiwason. Tiwason na to. Kay, ay, insima, incomplete man. No words, no signs. Ningon din ni bagabat, hindi ginamit ng Panginoon at ng mga apostoles. Di man i-period, kama man eh. Anong ino mang i-period? Mo nang ma-period, imong pagsabot. Padayon. Katagang ito ang diwa ng kanilang mga gawain at utos ay katolika o pangdaigdigan at pangkalahatan. Inyong gawing alagad ang lahat ng bansa. So klaro, Catholic! Kiritso lang lang ibasa. Mo na nga aron makumplito, parang nili ma-incomplete ba? Ay, insi. Okay. Tanggap mo, ang sabi rito, saan ang galing ang katanggang Katoliko? Bakit di sa libro niya? Ang unang gumamit ng katanggang ito ay si Obispo Ignacio Obispo ng Antioquia 107. Ang unang gumamit ng terminong Katoliko year 107 si Ignacio. Tanggap mo yan o hindi mo tanggap? Okay. Ito na lang yung tugutan, parang wakang dyan sa kapukos sa subject matter na church founder. So, padayong gusto bag. Padayong gusto bag. No? Okay, ato bag mo na eh. Kaya mo mang giangkor, imong gikutlo ka ng Apostles' Creed, naman sa kudur eh. O kanang imong gingon nga si Ignacio 110 AD na suwat. Oh? So, obispo pa dyan. Kanya nasayod ba mo nga si Ignacio tinunan ni Juan Evangelista nga suod sa goodness ni Mao? Damor ka mo kutlo ni San Ignacio, damor nga nagkaduol mi, nga tos ni Mao! So, uyon ka! Ang nag-invento sa terminong Katoliko, sa Roman Catholic Church,
St. Ignatius invented the name. Tanggap mo yan. Dawat nimo na nga gi-invento ni Ignacio ang pangalan Katolika. Dawat nimo, dili. Tobang. Invented not founded. Nahin na. Sarot, nagtupad pa ko. Nagtupad pa ko. Imong ikutlo ni. Nga ako lang tabangan kutlo kay wala kakakutlo. Niya sa Roman Catholic Reverend Edward Taylor. Ano yung kutlo? Ano niya diri o? Nag-ingon. Dire. Atong basahon. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Yatras na nato gamay. Ha? Yatras na gamay. Sama rin ang page. Ayaw putla lagi. Ngayon din ni the church founded by Christ is here for the first time for the Catholic Church. Mauna. Interpolation continue. Stop katubag. Interpolation continue. No. So mato niya sa libro for the first time di atong invento ni Ignacio for the first time gitawag ng Iglesia Katolika. 107. Haba. So 107 lang first time na gitawag na Katoliko dugod kay gi-invento ni Ignacio. Tama? Sayon kay nga pangutana. Katubag mo ni. Damon na imong gutloon si Ignacio magkaduol mi. Kaya imo na yung ipamatutaan nga diha ng Iglesia Katolika sa first century. Huwag ka magbungkag. Nagpalikonon imo mga pangutana sa kamaturan nga akong dala. Dugang pa isong farba. Nasayod ka ba nga si San Ignacio tinunan ni Juan Evangelista? O ang nag-appoint niya nga obispo si San Pedro? Na-connect ka na sila sa Mateo 16:18. Ikaw, Pedro, ibabaw rin na yung bato. Tugurun ko akong Iglesia. Nagkaduol na ta sila. Nagkalayo. Sa Biblia na si Ignacio alagad sa mga apostol. Wala sa tima! Wala sa tima ni Mr. Loreto? Objection, Mr. Loreto? Objection? Ikay nagsulti niya si Ignacio, nagkadoon mo! Ikay nagsulti niya ka! Hilong sa mo! Hilong sa mo! Bihig sa mo! Kaya lang, udari taro! Natubag mo ni! Duma na ang interpolation prayer. Na 15 minutes interpolation prayer. Ang tubag! Up! Ang tubag mo kini, mga pinangga. Niligamit man sila libro. Una, biliyar pa rin yung dala. Dama mo mga libro. Kung maunay niyong gusto, amigura mo sa inyong gusto, pili-pili rin ang inyong libro. Niya yung libro! Nga si San Pedro, mo ay nag-appoint niya ng Bishop of Antioch. Excuse so, me! So nagkaduod! Excuse me, time is up! The first proposition. The time is now on. Salamat, mga kaibigan. Sa mga tanong ko. Hindi dapat ng Iglesia Katolika, Iglesia Paliwas. Saan pa babasa? Si Ignacio, alagad sa mga apostol. Ang pasahod, libro na tuli ko. Bayas! Ang pagbabutan na Biblia, yan ang pasahod na pausong screen nila. Libro nila. Yan sa tema. Ang patutunayan sa Biblia o mga referensya. May referensya, wala ang Biblia. Biblia, punta tayo. Ayan siya, sabi niya, yung Iglesia, ginayon ni Kristo. Siya, masaya niya lang ganyan yun. Gipahinam na lang sa ulahi. Doon na kuno sila sa Iglesia kitubo ni Kristo. Oh, lalas siya ulo ni Dios. Nakita ko pa yung one, ano yan? One, binasa mo, binali ko lala.
Pag binasa mo sa unahan, yung sinasabi ng sinonimo sa Barites, pag binasa mo sa unahan, ipaliwanag, ito nalipod yung iglesia. Pinaikita. Alin ba yung iglesia na sa Biblia? Galacia 1:22. Galacia 1:22. Tagalog na sa Bisaya. Sinatong hinayuna ang mga sakop sa iglesia ni Kristo dito sa Judea. Ano pangalan ang iglesia na sa Judea? Pagkatapos, 19th century na, nag-ibok, inasawa ko ng nalang pag iglesia ni Kristo. Objection, Mr. Moderator. Nagpamatuod naman siya sa ikadawang tima. Ako nga ngayon siya, nag-iskot naman sa iglesia ni Kristo nga mauna ikadawang tima na mo. No, nga. So, Mr. Moderator, focus lang siya sa akong ipabarog o sa mga referensya. Iyang ipakita ang mga listang kulit na diha. Referensya. Excuse me, Sir Barba. I would like to read the first proposition. Pamatudaan ko nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang matuod nga iglesia nga tinuod ni Kristo sumala sa Biblia og referensya. Ang imong istorya ganina mao to nga imong pamatudaan. Ang buot ipasabot, your negative comments should be uphill. Negative comments. Sige. Okay. Times on, continue, Sir Ministro Ramel Parba. Gusto ko niya ka dali-dali. O di ako lang makmakang di. Pinapagod ko nga para bakit ko siya mahirapan. Gusto ko lang masakalis. Saka na natin sa salita ng Diyos. Kanamin naman siya. Bakit sinabi na Iglesia Katolika doon sa panahon sa mga apostol? Kaya ang unang iglesia, gisulog. Gisulot sa mga bakabong manalanda. O, 2029. Ito. O, 2029. Sa buhat. Ano yan ato mabasa? Ito, mabasa na ito. Anyway. Naghimano ako. Natapos sa akong pagikan. Objection. Nasa atong role, Mr. Moderator, kung ang maglalantugi mo kawas na sa tima, kinahanglan iyang ipasubay pag-usap sa tima. Ika nang ilang italikod, murito naman na sa ikaduhang tima. So ako hang yun, nadaghan man sa libro diya, wala na nanagamit. So gamita, nga, litra po diya, madili tinuko di Kristo ang Katoliko. Tapos sa akong pagdikan, pagasudlon kamo sa lobong mabangis, nadili pa sa iluon ang panon, o gikan sa kaugalingon inyong bundok, manindog ang mga tao pagsulting balita sa pagbulag sa mga tinunan, sunod kanila. Objection, Mr. Time's off. Objection, time's off. Mr. Moderator. Time for objection. What is your objection? Klaro akong objection. Ni-deny naman ang moderator. Nanang ipadayon pa man siya ng nisod yung mga lubog. Muritso naman sa ikadawang tima. I-reserve lang na sa ikadawang tima. Okay, mao naman na. Ang tima karon, pero matuod ng iglesia ang simbang katoliko, gitukod ni Kristo. Ipamatuod niya dili, tinukod ni Kristo. Okay. Objection granted. Okay. Continue. O sige. At akong pangyayang isulit, alagang tulog, sulog sila sa panahon. Di ba, mamaya dito ba? Objection, Mr. Moderator. What is your objection? Ningon na kami sa moderator na akong objection granted. Yes. Pero napadayon pa man siya. For the negative comments coming from Sir Ministro Ramel Parba, please adhere to the main issue. Adto nimo tubagon dito. Sir Parba, time's on. Continue. Okay. Batod sa ilang libro, kinsa'y gi-invento sa pangalang Katolika? Usbon ko. Yeah? It was precious by St. Ignatius. It's the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first
used by St. Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Matulog! St. Ignatius invented the name! Idinagdag sa pagsakalarawan sa simbahan. Awa, tingin niyo magdudak? Kanang Katolika, ilan pa? Tingnan niyo, hinugdang nila na. Hinugdang. Oya, kanang pangalan Katolika. Hinugdang pa na, aminado sila, Apostle Smith, 186. The moment heresies arose and schisms, Catholic was added to the name Church. Gidugan ang pangalan Katolika, gidugan na itinaglag lang ng Ignacio. Gidugang ng Katolika, gidugang ng Apostolika, Deuteronomio 12:32, ito ang Diyos, pamati mo, unsaon pagsunod sa iyang sugo. 12:32, kaniya na ito mamasa, Deuteronomio, bisan unsang butanga, nagisugo ko kaninyo, na pagabuhaton ninyo, dili mo, pagadugangan, ni, pagakunhuran mo, usap, ginaliin eh. Dinagdag yung Apostolika. Oh, ito naman, Romanta. Kaya naman Romanta, dinin mo na. Oh, tanaw na to. Oh? Religion, Doctrine and Practice. Page 454. Kaya naman yan doon. Oh. The word Catholic, Roman, I mean, sorry. The word Roman being added to indicate that it is in communion with the Bishop of Rome. Sa terminong mismo na
Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano sa kanya? Ibugan, dito mo, Apostolic in 1870. Ilan? At the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously, decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic. Official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Remember, my friends, Magellan landed in the Philippines in 1521. Therefore, pag abot ni Magellan din 1521, wala pa yung official name. Nahatag sa taliwala sa mga tao. Hatag na sa Diyos, di hindi invento Ignacio. Diyos sa mali, nadiha kaniya mga luwas kita. Basta mga luwas na. Katulit o, isang invento? Ang si Bob, Iglesia Katolika Apostolika Romana, kanusa, 1870, ay pangalan Kristo, Roma! Jambo!
Adia, or of the church, they're likened to a house of fortress built on rock. The whole strength and all efforts it can bear will never be able to prevail. Yan yung Mateo 18. Over the city or the church of Christ. Objection. What is your objection? Nagpamatuod naman nun sa Iglesia ni Kristo. Kinahanglan, iyang gubon. Kaya dapat na sa unang tema ron. Na Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, tinukod ni Kristo. Wala yung kakaguba. So, Mr. Moderator, pagalikas niya. Objection is granted. Objection is granted. Sir Barba, you are in the negative comment at this point in time. Gupa ang Katolika. Ayaw ipamatuod sa ang imuha at sa sunod na ikaw na ang magmatuod. That is for the second proposition. So, Sir Parba, time's on. Sir Parba, continue please. The holy name of Christ by which you are called. Duna diyoy ang mga Kristiyano gitawag sa pangalan ni Iglesia Katolika. Iglesia Katolika nasa Biblia? Apostolika nasa Biblia? Ato nga tima akong pahinumduman akong pinangga nga nisimal na siya sa ikaduhang tima. Gusto ko, Mr. Moderator, ipaguwas, wala man na magamit na niyang mga libro niya. Ipaguwas nga founder, dili si Kristo. Ayaw pa pamatuod sa sikan niya tima. Dapat na sa unang tima ron. The moderator would like to reiterate. Objection is granted. Why? On the ground that the first proposition, ang positive is this one. And under the first proposition, the negative, ang body pasabot, good on sa ni Sir Ramel Barba, ang iyang ipamatuod. So, good on, Sir Ramel. Good on ang iyang ipamatuod. Because you are in the negative side. Good on ang iyang ipamatuod. Sir, continue please. Time's on. Okay lang. Okay lang. Eh, hindi ako ng moderation. Pero, people can Ang akong pinangga ngayong soon, yun ang ni-objecta, kaya wak naman siya musubay sa itong kasagutan. Ing na lang, nga wak kay ikatugan. Nga-referin siya. Nili kay mapabarog na kasi ikaduhang tima. Unya, gigranted na akong objection sa moderator. Unya, kung mapadayong niya kapun niya na, matur pa nimo ako, batanon niya nagsupak-supak, eh, tiguan na po kang si supak-supak. Time is still up. The commentator would like to comment. The moderator would like to comment.
diya sa ato ang kalagdaan sa maong debate karong palisa nga wala tay under or below the belt kana mga personal wala na na apel public no signs for provoking or provocation. Okay, so atong the moderator would like to reiterate the first proposition gipamatud-an dire sa Iglesia Apostolica Romana nga ang ilang simbahan mo'y matuod. Onya, gitagaan na to siya 25 minutos. Affirmative views nila nga tinuod ang ilang simbahan Iglesia Katolika Apostolica Romana. Tinuod! Unsa may rule sa second group ni Sir Ramel Parva, ang iyang rule, pagguba, pag-ingon na, dili na tinuod, pinaagi sa ebidensya o pretorensya. Okay? Okay, so klaro na siguro na. So, time is on. Continue. Nakasag ka nila ninyo. Thank you.
minutes. Okay na? Okay na. Okay na mo? Okay. So, karon mga kaigsoonan, atong tagaan o 15 minutos. Una, interpelation period para sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. 15 minutos for interpelation. The time is on. Unang pangutana. Kay imo mang gisupak nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dili tinukod ni Kristo. Nga mang kay dalang libro dia daghan kayo. Mabasa ba diha, Mr. Parba, litra por litra, nga dili si Kristo nagtukod? Mabasa? Oo! O dili? Time is on. Continue, Father Gitgano. Objection, Mr. Moderator. What is your objection? Naa sa atong tema kung oo o dili kinahanglan tubagon gayon. Okay. Ang atong pangutana, Mr. Moderator, mabasa ba litra por litra? Ayaw mi tubaga sa una-una lang. Basta, mabasa o dili litra por litra? Under the commentator will say the following. Under sa mga kalagdaan sa debate, ang pangutana nga oo o dili kinahanglan tubagon gayon. That is number 6. But under number 13, ang tubag tagaan o usa ka minuto. Nga sa ato pa, tubagon una o badili, o niya, mo explain siya sa tubag, go for 1 minute. Continue. So time is on. Continue, Father Gitgano, for your interpellation. Mabasa ba litra po litra? Kidaghan magang libro nga magamit diha ang ako pangutana. Mabasa ba litra po litra? Nga Iglesia Katolika Apostolika Romana, niya nang imong dalang ang mga libro, tinukod ni Kristo? Dili tinukod ni Kristo? Oo, dili. Okay, hindi akong tatag. Ingon mangka nga way mabasa litra por litra ni anang imong gikutlo nga there's an objection, time is off. There's an objection. What is your objection? Ang naa sa atong Facebook at diha dili maghatag og komentaryo diha sa teksto. Buhatag siya og komentaryo. Ingon mangka dili mabasa. Wa man kumusog diha. Objection is granted. Objection is granted. Please proceed, Father Gitgano. Imong gigamit ang libro ng Roman Catholic, Reverend Edward Taylor. Kamatod ni mo imong nangikutlo, it was to stress the unity of the Universal Church that St. Ignatius invented the name. Nga atras na gamay, the church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Pangatana! Nadungog ba ninimo wala?
nabasa pa. Tinawala. Padawa pangutana. Imo mang giangkon. Time is on, Father Gidgano, continue please. Imo mang giangkon nga imo ning nabasa. Ang pangutana kay imo maning nabasa kinsa may nagtukod sumala sa imong nabasa. Would like to remind the speakers, the debaters, not to go nearer because it is an act of provocation. Donald Chow. Sunod, pangutana. Sunod, pangutana. Wala na to diri, demo director would like to say this one. Number one, wala diri sa kalagdaan sa debate na ang either speaker or debater would go nearer just to prove what he says. Wala diri. So, to avoid any act of, shall we say, to provoke either party, you should prevent yourself from getting nearer to each other. So, thank you very much, Sir Pamela. The truth, I am truth. The truth, it hurts, but it hurts. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Time is on now. Okay. Sir, Father Gidgano, you still have 8 minutes for your interpellation. Please proceed. Akong gisundan ka isong parba sa imong dokumento. Ang ako pangutana mo, wa mo kumangutan ng meaning. Din ba usay mabasa dire o kinsa nigibasa man kanino? Abang utana. Abang utana. Time is up. There is a objection. Nag-comment na naman siya. What is your objection? His duty is to ask question, not to give comment. The objection is granted. Pangutana. So, Sir Father Gidgano, please proceed. Time is on. Kini mao nga referensya akong ipangutana, no? So, palihog, ari ko dire. So sumana niining maong libro nga imo mang nabasa, kinsa may nagtukod sa sibang Katoliko, si Kristo o dili? Kaliwanag sabi ko, Ignatius Inventor. Ang pangalang Ignacio. Ang alitan, na mga tupan,
Kaya imo mang nabasa niining libruha o kang niining libruha the church founded by Christ and Saint Ignatius invented the name. Kung ang invented para nimo mo po nagtukod, imo nga kunon duha din na magtutukod sa Iglesia Katolika sumala sa mga imong gigamit ka libro. Tunod, pangunta na. Kinsa man yung tinuod niya nagtugod? Si Ignacio o si Cristo? Kay imo man jong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika, ang pangutana sumala nining inyong libro nga naguluhan o basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang pangutana sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? There is a request. There is a request. And that request is granted. Wait. You must have observed this kalagdaan number 4. Mahiling ang mga referensya sa matag hari. So, atong hinggong, tagalan nato ang panahon kung masagot na ang interpretation. Okay. So, what is nakibawa silang libro? Here is a request. Sir, what is your request? Okay, kinsa yung magsusulat? Okay, interpretation. The request is granted. Ang ibawan na kuwari, ang gasulat na ni, Depensor Katoliko, Tagalog. Ang gihimo karon pag matuod o dili pag matuod, gihiling ang mga referensya. Maunay ato karong gihimo, gihiling ang mga referensya. Ang pangutana ni anang inyo nga basahon. Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. Ang pangutana karon, muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukod sa Iglesia Katolika sumala sa inyong basahon? Sa Biblia.
ang loobong makangis, Mateo 7:15, mauna ang tunay nakadamis ko pa sa Pero. Sumala sa inyong libro ang mga loobong mabangis, mga pare, gawag sa mga. Time is up. Akong naobserbahan, the moderator would like to see this one. Ang akong naobserbahan mao ni, nang lapas naman mo sa atong kalagdaan sa debate. Publiko, please. Akong opdon tingali pagbasa kining kalagdaan sa debate para mapahinumduman na to ang both parties. Father Gidgano and Sir Ministro Parba. Akong opdon, ibugang sa iyo una-una. Time is up. Number one, kada tima adunay usak ka barog nga 25 minutos kada habig. Ug human sa barog adunay 15 minutos nga mga pangutana, 5 ka minutos ang ribatan. Oh, okay na ninyo. Ang matag manlalantogi, dili mo biya sa tima. Aya mo biya sa tima. That is our kalagdaan sa debate number 2. Ug badlongon gayon sa moderator kanang mo biya sa tima. Number 3, maka-object gilayon ang matag manlalatugi ngadto sa moderator anytime kun iya kining nabati nga kini mitipas na sa tima nga gikasabutan. Importante kana kaadto mao nga aron dita maglangan, time is on, interpolation period for Father Gidgidan, please continue. Gidgano, I mean. Pangutana. Kay imo mang gingon nga si Ignacio ang nagtukot. Unya na ang inyong basahon si Emperador Constantino, si Emperador Constantino. Ang pangutan na karon kinsa man ang among dawaton, ang una nimong pahayag o karon sa inyong basahon. Pagkalipon, pag-ili sa pangalan sa Iglesia ng Itukod ni Kristo, kung sa landa, sa ikin Iglesia Katolika, mao na libunga sa pagkalipon, bilis na pangalan sa Ignacio. Kaya, marami mga pagtulungan. Diba? Naipagtulungan naging pangko. Si Justinian, please, audience, behave. Please, behave. Di atong bumagsak ang Roman Empire, 476, ang Western Park. Si Ignacio, nasa iya, si Emperador Justiniano, ni Pulisya, inag-invade ng Western Park, niya sa Eastern. Ha? Kung sa ika mo, inimpose niya, history na, di patungan niya ang Justinian Court. Kusa dito, doktrina sa Trinity. O, musaon sa kanak, ang pagtudlo, o sayok na pagtulungan, Si Justinian, impose niya ang Justinian ko na dito, at yun, nabili mo to sa Christ of Christ, na pagpusa niya, na lang si Christ of Religious. Please continue, Iyan na po inyong basahon. Iyan nag-ingon ang sulo, sino ang ni Felix Manalo? Sulo. Iyan nag-ingon din ni si Constantino ang nagtukod. Damato ni mo, dili. Tuba, 1 minute. For both speakers, you have 5 minutes rebuttal. For both speakers, the Iglesia Katolika, Iglesia ni Cristo, you have 5 minutes rebuttal. Ang una, negative. Ang muna, si Ministro Ramel Parba. Time is on. 5 minutes rebuttal. Kamila sa among mga... No more objections. Kamila sa among mga Katoliko. Ayaw ng Pilipino. Your brothers, when it comes to blood, you know? Kailangan ikaw magtuo.
kailangan talaga religious freedom. And that religious freedom is given to us by the Constitution. So, ako kinalit na, no? Kaya ang among disiplin, ang iyong kapatutan, kapatutan ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, huwag itukod sa Ginoong Jesucristo, sumala sa Biblia o Parensya. Sakit man ito nga kung hindi pamasa, sakit man hindi pamit ang panilig ng Biblia. Total Catholic na ang mga parents. Total Catholic. Kaya ako na itikman ko, mga taga ko dito. Ako na bang bisis ka, parents na hindi ka sa Biblia. Total Catholic ko doon. Diba? Sakit na po nila. Pero di ba sa manang? Di-invento ni Ignacio ang makalang Katolika. Sabi ng matuto sa Webster, ang invent ay means found established. Wala naman ang aming Emperador Constantino, pasi Justiniano. Ipatuman pala niya kanang Justiniano o mga balaod sa Roman Catholic Church. Ipatuman niya sa Empire. Ligon pa sila na, ito din mga obispo. Ay, mga obispo na tuligo. Huwag ka mismo din sa konsilyo sa isang sila ng pangalan. So, ang agung kundos din, ang ito, as naman mabasa, na ang Iglesia Katolika, di tungkol ni Kristo. Pinahalang pa ba ko na, ibasa naman ako, di-invento ni Ignacio. Pagbasa na ako, nag-invent, di-establish ni Ignacio, ang Katolik, therefore, it's not true. Unless, you would tell us that Christ and Ignatius are the same person. Pero hindi matabaw yun. Meron sila ng alagad puno na asa ilang ibasa, libro na po nila. Kung among masahod, sa among pasudo magasin, daghang kayang ipasudo magasin, kaginoon, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, hilig itungkod sa Ginoong Jesucristo. Ano lang yan? Sa mga? Maulig ito? Asa itong mahina, maumandali inigi butlo sa parit? 25? Ano pa din? Hindi galing kay Jesus ang pangalan Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ipot niya ni sa pari na si Trinidad. Sa napasubo, si Iglesia Jesucristo. Pero, bias, pagkalibro na mo ang usul kilang anak, na walang evidences. Di siya ni nagsulti ang invento ni Ignacio ng Catholic. Isa man, sila. Ilan man ang libro? Edward Taylor. Pari mo na nila. Niya pari mo sa akin. Naman magsupak-supak na nila sa inyong ano. Diba? Oh, senior, nakatay naman gali. Look at, mata ka rin pari, supak-supak mo na inyong ano. Ang Iglesia Katolika, dawato na niyo, mayroon din mga, hindi naman ang libro. Bias na. Mawa na nga mong dipangutahan na sa Biblia. Kaya nga naman, Biblia, mawa may sukaranan sa kaluwasan, mawa'y maghatod ka na ito sa kaluwasan, ikaduhang, Timoteo 3:21. Kung sa may history, simple na kayo, Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Inubos ng tungkol ni Kristo. A very short and a simple name. O sige po ha? Gitsap-tsap ang panahon ng Kristo. Gitang-tap. O sige po ni? Una, Katolika. 107 AD. Tapos na Biblia. O pagin mo akong tento. Time is up. Thank you so much. Time is on for the positive rebuttal for 5 minutes. Father, please continue. Igasubo na ko. Nga akong pinangga nga igsuon, wa jud kaguba sa tima. Nara sa sangan. Nara sa sangan, pero wa jud siya kahingan sa founder. Pero niya din ni mga igsuon, nga nagkasumpaki naman niya mga ideya in taon noy, unang tungkol si Ignacio. Unya nakurat siya, kiwa siya atong mga libro nga to dela. Na ingon po siya, oh, Xerox mo na, Xerox mo na. Sa mga Xerox ninyo, di mo tukap dinawan. Nagkasumpaki ang akong igsuon. So possibly, kung tinood pa ka, di magkabangi imong komentaryo. Usaray imong itukan. Tuno naman rin noon eh. On sa ilang panudlo ko magkasumpake ang mga pahayag ni ang mga isunan silang kasugo magasin. November 2002. Mga hidwang pananalampalatayan. Inikala na mga bulang tagapag-aral. Hidwa. Hidwang. But, di mo na Tagalog. Nagkabangi.
Ay, mali magkasapul-sapul da. Kay man ta Tagalog. Hidwang, nagkabangi. O oh, matod pa nagkabangi mga bula ang tagapag-aral. Pag-aral. Wa jud nga guba ang mga libro, daghan ta sa libro. Ha? Wa jud. Wa jud nga magamit. Nindot untag nagdala lang siya og napusta na buwan ba? Kada yun dito, Jesus Christ founded or someone else founded the church. Wala nandiyan. Mawa na nga, kanunay tani object, kaya ano, wala naman siya mong supa-estima. Ikaduha naman eh. So karong ikaduha, ano nang natangan, no? O niya, dugang pa makaisunan niya, ikutlo rin o, Juan Trinidad, nituo siya sa mong pare. Yan isupak siya na ako, nga pare, masa ko. Wa niya tiwasa mga igsoon. Incomplete ang iyang pagbasa mo ng INC. Mao na mga igsuon ko, pagmata na kamo. Yung ano, yun nga tiwasa pagbasa. Ako tiwasa ang pagbasa. Ang isuplo niya ng Juan Trinidad sa kapari. Kaya nga, ang dalawang pinaka malaking dahilan ng mga grupo ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika. Una, ang Papa hindi galing ni Cristo. Ang Katolika hindi galing ni Cristo. Ilang katarungan? Dili katarungan, pare! Napatuwasan na to. Tiwason na to. Muna na, nasakpan na mo. Naingon din ni Paminaw. Waan niya tiwasa. Kung matinudaanon pa siya, iyan ang tiwason. Public behave please. Kaya kung doon naman siya, kung galingon nga kining invested interest, muna, nawa niya tiwasa. Wala na akong tiwason mga igsoon. Hingon ang pare mga igsoonan, nawa niya tiwasa. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kang Jesus ang itinatag niya iglesia. Ngayon tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wa tiwasan. Wala niya. Public behave please. Public behave please. Ingon pa Diyo, dingin yung mga eksunan naghangyo kaninyo. Public behave please. Kaya ang gawin mo, payo ko sa iyo, iwan mo na ang iyang na iyang iglesia ni Kristo magbalik sa dating layaw ng puso mo at mabut muling makibagay sa tugto ng mundo. So iwan ko ng iglesia ni Kristo. Naan sa inyo pasugo? Naan sa inyo pasugo, magasin? Public, please behave. Okay. Public, please behave. O niya, doon ako ipabati ninyo mga isuot. Kabisan yung mga ordinaryo nga mga tao nakahibaw na ini. Ito paminawon. So, mga kaisunan, ayun lang ito, ayun lang ito sa diferensya. Ngayon ka niyo, mga kaisunan, anong ikot mo kag history? Public, sa please. Nasa home also, read the history books and see. Kung sa inyo nakita, wa dyan babungkag niya ang historical books nga akong gipresent. Ego lang ito ang siya na mapa. O niya, din niya sa ilang pasugo, inyo niyong pasugo ito, di amo. Naingon din. Time is up. Thank you very much. Public, 1 minute, relax! Oh, ready na, both parties, both opposing the leaders. Ang ikaduhang at tima, maokini. Pamatud-an ko ang Iglesia ni Cristo nga mibangon sa Pilipinas. Bisa sa tagna mao ang matuod na iglesia nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia og referensya. O niya, mao ka na ang tema akong balikon. Pamatud-an ko kinsa may magpamatuod si Ministro Sir Ramil Parva. Pamatud-an ni Sir Ramil Parva nga ang iglesia ni Kristo nga mibaon sa Pilipinas bisa sa tagna mao ang matuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo sumala sa Biblia og referensya. Si Sir Ministro Ramil Parva tagaan og 25 minutos sa iyang affirmative comments on the second proposition. Time is on. Sir, please proceed for your 25 minutes affirmative comments. Thank you so much. Ang iglesia ni Cristo
Ang tinuod na iglesia ni Tukod ni Kristo sumagahon sa tagda. Mala sa Biblia o mga ato sa limawan, ang iglesia na ang Kristo yung pakasama kini sa templo. Kabasa nato si Efeso 2:21 yung ating mamasa. Nakalila, ang tagsa-magsa nagitukod, ipahaon, parang babaran, na magandupo sa pagkausap ng templo na balaan niya sa ito. Ang tinuod ng iglesia, di makasama sa templo. Sabi ninyo, ang templo ni Solomon, kung sa'yo yun, kasi nagtukod, may nasa kalawang kronika, 12 sa Tagalo, malaki na ang templo, ipinakayo ko. Sapagkat, higit na nakila ang aming Diyos kasi sali ng mga Diyos. Tingaw, paliwanag, ang sabi, matod na sa Biblia, gitukod, itinayo ni Solomon ang templo. Pero kung tala, siya ba ang aktwal? Lapas, pumunta si Bento, o niya, o kasi kasatapat sa pagtukod sa templo? Sa unang hari, 5:18, di ang ako mabasa dito sa Biblia. Kaya ako mabasa, unang hari. Upang magtutukod, panin niyo ha, mga magtutukod ni Solomon, upang mga magtutukod ni Hiram, kung mga gilalhanong kaway, nagulma kanila kung nag-andam sa kaway ito sa mga bato, aron sa pagtukod sa balay. Si Solomon, sabi niya, itinayo na templo. Pero naay mga kasangkapan, nagtayo rin, builders ni Solomon. Sa iyong pag-inom na itukod ni Solomon ang templo, hindi. Sa iyong kasangkapan sa Biblia na ang mga kasangkapan, ang mga tao niya magtutukod, hindi po. Kasangkapan ko siya. Pura ng butang sa Tualino Bridge. Parang sa Tualino Bridge, sabi, kaya yung ibang ko siya. Kaya kaya siya yung sakwal. Diba? Kung na interes, buto sa iyo dito, ako ba mga sanay mo? Ako ba tayo mga kapasok? Kaya kasangkapan. Yung iglesia, di pa kasama sa templo. Ang ating ipanutana ka ron, ang iglesia na gitungkod sa Ginoong Jesucristo, sumala sa Biblia, sa tanda, sa kayas. At sana aantayin ko, sasagutin ito, ang referendo. Dahil, Zacarias 13:7-9. Ang sinin nyo itong tagna o hula ay nanagbisa sa gahong sa tagna. Yan ang patutunayan ko. Kaya, Zacarias 13:7-9. Wa pagkatao si Kristo din eh. Ngayon, pagmatao is para batok sa akong magbalantay sa kardero. May magbalantay sa kardero. O batok sa tao ng akong kauban. Nagtingon si Homa sa mga balon. Sa mali ang magbalantay. O kang mga karnero, managkabigulaan. O pabalikon ko ang akong tabot sa mga magantay. O mahitabo sa Timuog Yuta. Timuog Yuta, buong lupa, nagaingon si Homa. Ang duruha kabahin. Pinakabahin? Duruha. Duruha kabahin. Pagkapuglon o mga matay. Aban ang ikatulong kabahin mahabilin diha. Ito na yung ikatulong kabahin. Ugdan po ko ang ikatulong kabahin ganto sa kalayo. At kalayo mismo tanahay man. Ugulayon ko sila ingon sa pag-ulay sa salapin. Ugsulayan ko sila. Ingon sa pag-sulay sa ulawan. Sila magatawag sa akong pangalan. Ug pamatiyon ko sila. Ako mingon. Kinubaw ang akong katawahan. Ug sila mingon si Jehovah. Mong akong Diyos. Sumala din sa tagna. May pastor o magbalantay sa kardero kapag kasamaran. Kino sa may katulangan ni anak. Mateo, 26:21. Kunyang ingon kanila sa Jesus. Natalang kamo mga pangtul tumag ka na ko karong gabi una. Kaya nakasulat na pagasamaran ko ang magbalantay o ang mga karnero magapatlaag gikang sa balog. Kinsa man yung magbalantay sa karnero kapag isamaran? Si Kristo. At katumbas ka na ipatay siya. Itugod sa Diyos kasi siya mamatay. Kanya ang sabi may tabo. Matulpan, magkatibulaan ang kardero sa kawan. Hain maning kawan, okay? Yeah, sa English. Thank you therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit
has appointed you overseers to feed the church of Christ, which he has purchased with his blood. Ay, napanon? Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Matod pa sa tagna, sa tingog yuta, unang rito, 3-9, ang yuta, mauli ang iglesia. E nung nagigun ni Apostol Pablo, ay kami mao, ang basihin, kamagbubuhat ko sa Diyos. Kamu mao ang una sa Diyos, ang balay sa Diyos. Ang yuta, ang uma, yuta. Ang yuta, ang iglesia. Ang iglesia, doon ay ulo kapahin. Ang duha kapahin, sirena mo, pagkaputlong mo, ha? Pagkaputlong mo sa mga matay. Apan ang ikatulong, saman, mamilin, mauli katawahan sa Diyos. Iglesia ni Cristo ang pagkawan. O niya, doon na ba nyo eh, tulong kapanon ang iglesia? O, di akatong masahon sa Last Days Bible. Ito na lang ka, Gawa 2:29. Because God's promise is to you and to your children and even to all those in distant lands and times. Pag inyo nabasahon sa Rule Translation, distant times and places. Malayong mga panahon, malayong mga dako. Doon ay tulo, mag-iskutan rin. To you, matupa, sa inyo. Isang may ka-istorya niya ni Apostol Pedro. Sa 2:26, ang ginigo niya, 2:25, na busa kay maloon sa matugay ang tingo niya balay. He said, ang balay mismo na niya, ang balay sa Tagalog, ang kan. Pag ang kan, may magulang, may mga anak. Kunya, may ikagawang grupo at sa inyong mga anak, children. Children na isaw siya. Pagwari, aliha, sa ulang po ito, ang mungin si mga ibang asa, matupan niya po sa ibang mga ipangalap mo, pinahagi sa pagwali sa ibang kaliyo. So, ang mga hitil sa panahon sa mga apostol na nakonvert sa iglesia, mabing mga anak sa pagwali sa maayong balita. Ang iglesia na nagsugod sa Jerusalem, Mateo 16:18, ako naman na ipasa, galing na, ibasa na isa, hindi ka iglesia, dito ko ni Cristo. Sa whole organization, it was Christ to establish the whole organization. Ang unang mga converts, mga Hudyo, si Cristo nagbukod, kauman niya ang mga apostol. Kaya kinabot ng nila sa Turkey, sa Asia Minor, kinabot niya sa Europe, sa Espanya, sa Roma. Ang nagtuko dito, mga lokal na, si Apostol Pablo, magtutukod at tawag. Sa kasatapan niya, siya mo na ba sa templo ni Solomon pa? Masahaw na ito. Unang Corinto 3:10, niya ang atong mabasa, sumala sa grasya, nagihatag ka na ako, nakadawa ko grasya si Apostol Pablo. Ingon nga, maalam niya magtutukod sa balay. Panariyo, si Apostol Pablo, nagwali siya sa Europa, sa Asia Minor, sa Turkey, mga sa Asia Minor. Nabot niya ng mga lugar, nagtukod ba siya? Nagtukod, tawag niya magtutukod. O, pinado ba ang balya, mga libro katoliko? O niya, Pari-anak? O, di ah. Itawag ba nila si Apostol Pablo o si Apostol Pedro na founders? Eh, ba, kung nag-ipagkita sa mga, pakita na si Ministro at Apollo ay masunggo founders. O, di, yun is pangon. Kaya sa the churches the apostles left behind, sulat din sa Paris, sa Raymond Brown, masabi din sa page 128, kapagod pa niya, I suggest that this ship will be Christian of the apostolic churches. That is, churches that venerated apostles like Peter and Paul as their founders. Founders ba si Apostol Pablo o si Apostol Pedro? Ano ba nila founders? Di ba? Sa mga yung tanan na tanan na sa inyong race mo, founder. Ang gilipin siya po, sama na sa aking inyong tulong kabahin. Di ka na po masawag nila at patalikon. Masubok niya na sila. Uudit po. Ha? Ako na lang ilang ton. Ang unang iglesia ni Cristo, Hudyo mga hindi, sa hula, sa karyas. And I will challenge
Reverend Darwin to explain to me what is the meaning and the fulfillment of Zechariah 13:7-9. Duha ka bahin sa iglesia. Pagkatulong mga batay, ako hindi kasabot. Ipamatay. Tapos na masabot ko about inquisition, nagung ipatay at kasi mga katulong ito, ay kumura naman sila. Diyan na tapos masabot. Diba? Kaya pagtalipon, pagtalipon, sa pananampalataya, ay pagtulong na siya, pagtulong ng Kris. Hindi ba ang pagtalipon sa pananampalataya? Objection, next level ito. Unang Timoteo 4:1 nagisgot ng pagtulunan. So ako ang iyon nga di man about church and teacher teachings but church and founder. So balika lang sa exo nga ibaw na mangugo ana. Pakas na ko. Time is up. Nakalipot ang Iglesia ni Cristo na binunoon ng mga hudyo na kahitin. Mao na nga doon ay giyong sa tanda. Ang ikatlong bahagi, bahin! Ikatlong kabahin! Gikan sa halayong dati ng mga panahon. Layong lugar o layong ng mga panahon. Kaya, yan ang layong isigang. Masama ang layong lugar o panahon. Kaya sa kompat. From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Kasi kami gisip ng Philippines. Ikatulo, ang gikan sa halayong silangan is ang Philippines. Ang among ituhan sa parties na katumanan o ang nasod na Pilipinas. Naba, ulo ba ang pari anak ng Pilipinas? Naa sa Paris? O halayong silangan eh. Sa unang pagkamahin ay English Paris. Kung sa ilimang sa Paris, Las Horacio de la Costa. Page 169, ay ang atong pabasa sa bahaya at sa Paris. It cannot be the significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East, the Philippines! Nasa Bibiyan, Maris. Nasa Bibiyan, Maris. Nasa Bibiyan, Maris. Kayo mong kalimatan. Ikan sa halayong silaman. Tigumon sa halayong kasagpan. In English of Cristo, it emerged in our country July 27, 1914. Greece, United States of America, California, natin sa libro. Eh yun ay ibang lugar sa States sa America. Mga Washington, ang tawag dyan, ay ano? Ang tawag dyan, Far West. Not this is the moment. So, mga nandiyan mo sa tatna, I repeat, Zechariah 13:7-9. Kinahanglan inyo ng gumaon. Na doon ay duha ka grupo, ang Iglesia ni Cristo. Ang duha ka grupo, pag-apatyon o namang kakalipot, kapag-tuo. Ang ikatulo, gikan sa halayong lugar, sa halayong silangan o gipamatunan sa geography ng Pilipinas. Zechariah 13:7-9. Ang tell us what church is the fulfillment of the prophecy. Public, please behave. Bigyan natin ng tapos na kita. Humana ng tapos na kita. Alam niyo, klaro kayo, karon. Iglesia ni Cristo, sa Tuban, ang isang na ikasangkapan, si Sean Felix Malalo. Sean Felix Malalo, Felix Ignacio. Ignacio, makalagagpasok na tuloy ko. Diba? O yan, kita sila o. Sita? Iyaw. Pagnak, klaro nga siya, pagnak. Paris, sige, sabay ko na iyo. Kaya sa Paron, Suhaka at Pilipinas, Paris. Ini Kristo. Oh,
kadaghang nasod dira sa Paris, Pilipinas, dayon ang inyong opisina. O di ako, identify parts. 24-15 sa Visayas. Busa himayaan ninyo si Jehovah. Sa silangan, bisan pa ang nanang ni Jehovah, ang Diyos sa Israel, dito sa mga pulo sa dagat. Kapatana ko ninyo, bilang ang pulo ang Pilipinas. Tema sa pagka-Diyos, samahan, no? Ang atong tema nga si Kristo, si Kristo ba yung tugot sa Iglesia ni Kristo? So, palihog, balik ta sa tema. E first grand debate pa man eh, sa sika na na. The moderator would like to comment on that objection. Although that objection is granted, but the moderator would have to say this. Kalagdaan sa debate, ang matag manlalantugi, dili mo biya sa tema. Paliho, padayon, Sir Ramel Pabra, please continue. Tama ko, ibasa na ko Biblia. 24-15. Biblia, ang ito matutunan. Huwag ang Biblia sa tema, pulong sa daga, sa layong silangan. Ako yung ito matutunan. Ang Diyos po, ang titi pa yung mas na. Gawa ko natin kung dili, parang ipunawa na siya yung problema. Basta ako namin ito matutunan. Karang, balikan ako. Paris. Nara sa Pilipinas, natumbang na alabasa. Ulya, kasagatan nilang iisupan, nandang inyong pinasa, magpipagdigong sa Israel. Hipen sa pag-inan na ako kanito na pag-inan. Ano ako din ang masabi? Nagawas sa uwan sa pagdigong sa Israel. Muna kay pagdigong ng pag-usap. Isayas, 26:8. Kaya nga ito mabasa. 56:8. Aliyan, ang Ginoo ni Jehova, mo'y nagdigom sa mga sinalikong ay sa Israel, nagdigom. Dami, pagdigomon ko ang uban na ito kanila, gawas sa ilang kaugaligon na nangadigom na. Well, that's true. Doon ay pagdigom sa panawag eh. It was granted ni King Cyrus, makabalik ang mga Hudyo dito sa Israel. Sinasabi lang ito mo, doon ay pagtigong mo lang ito mo. Pero, hapon pa sa tanda, doon ay pagtigong na gawas niya ito, doon ay kaugalingon, gawas sa iyang kaugalingon, nagtigong na, doon ay pagtigong matusan. Alam ko sa mga pagtigong na ito, doon ay remaining time more than 2 minutes.
Last 2 minutes. Ayan, Minor, not only for them, but also to bring together into one body all the scattered people of God. Doon ay pagtigong sa lawas. Lawas ni Kristo, pag-ibang din, basa ko na. Ay ang lawas ni Kristo, kung sa ulo ni Swatch out. Kung siya si Kristo, mawang ulo, lawas, mawang dyan. Iglesia. O sa itakalan, sa ang Iglesia, Roma 16:16, matod sa Biblia, ihubad sa Katoliko, Iglesia ni Kristo. Galacia 1:22, Iglesia ni Kristo. Huwag doon ang Iglesia ni Kristo. Nalimamon sa Pilipinas! Pagtutungod sa panahon ng Son Felix Manalo, doon ay gitugot-pot ng mga lokal sa ikatulong kabahin sa Iglesia. Siya ang ikasangkapan sa Iglesia ni Kristo sa ala sa Biblia mula sa malayong silangan sa Paris. O na, pagtigong tarap sa lawas sa atong Ginoong si Kristo. Ano ay tirani? Tudyo ng Iglesia ni Kristo. Anong kinahanglan? Kapagtutungod, masakot na sa pinood ng Iglesia. 5:23, ay ang banabang ulo sa iyong asawa, mayroon na si Kristo, mayroon sa Iglesia. Kung si Kristo mismo, mao ang manluluwas sa Iglesia na mao ang iyong lawas. Ang tawag Iglesia ni Kristo ay time is up. Salamat. Thank you very much. Public, 1 minute, relax. Atong nadungog ang pamahayag ni Sir Ministro Romel Parba sa ikaduha nga proposisyon. Miingon siya, pamatud-an ko nga ang Iglesia ni Kristo nga mibangon sa Pilipinas, bisa sa tagna, mao ang matuod nga Iglesia nga tinukod ni Kristo. Sumala sa Biblia o referensya. In 15 seconds, the 15 minutes interpellation, in 15 seconds, the 15 minutes interpellation will start. And this is the negative interpellation by Reverend Father Darwin Gitgano. Time is on, 15 minutes for interpellation. Father, please proceed. Ang tema, akong pamatudan, ng Iglesia ni Kristo, nga nibangon sa Pilipinas, bisa sa mga tagna, mao ang matuod ni Iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Kani bangon man sa Pilipinas, personal ba nga nagtukod si Kristo nini o dili? Ikaw ang among kalindugan o bagugangan. Ang gikasangkapan si Suon Felix Manalo. Founder dito sa dapit sa mga hitin. Pero ino man nasupakon, kung siya manalong isugo sa Pilipinas, patis, ano gusto ka niya na hanap niya? Sunod, pangutana. Niya sa security. Please proceed. Niya sa Security Exchange Commission. Nga ningon si Felix Manalo that he is the founder of the name Iglesia ni Cristo. Pangutana. Unsa may Bisaya og founder? Tubag, 1 minute. Kay imo namang giangkon, please proceed. Ang nagtukod sa lokal nga simbahan niya ni bangon sa Pilipinas si Felix Manalo. Ang pangutan na kanus ama ni natukod, kanus ana to go ba wan ni ang trabaho mao ni sa nila paghatag og tunnel kay iyang giangkon.
We are following diligently, faithfully, religiously the kalagdaan sa dibati. So please, let us follow this. Panutana. Ang panutana. Magpadayo. Time's on, please. Salamat, Mr. Moderator. Ngayon mo siyang ibadlo. Panutana. Kaimo namang giangkon nga ang personal nga instrumento na ini si Felix Manalo. Ang pangutana, premis na, pagawat mo. No? Ang pangutana mo ni, kanos ama niya natukod o gibangon dili sa Pilipinas? Time's up, excuse me. Time's up, excuse me. Please, PNP. Baliw, just relax, Relax, audience. All is well. Baliw, avoid warning please. Dili labot ang public sa pag-istorya. Only the debaters. Please behave. Group, please behave. Behave. Go. Ang akong pangutana. Time is on. Please proceed, Father. Ang doktrina sa iglesia, si Kristo nagtukod Jerusalem. Siya ang founder ng organization. Siya po ang nagtukod sa Jerusalem. Sa panahon sa mga dapit sa mga hindi, si Pablo, atong talino founder po si Pablo. Diba? Sa dapit sa ulahin pa, ikatulong bahin sa iglesia, si Jason Felix Manalo, ang tinukod, na higing mo niya po Los Pantadores. O sa mga, sa mga lugar sa ikatulong bahin sa iglesia, siya ginito kasangkapan. E sa mga, ang pagtukod sa iglesia, di mo makilyo na dito, si Bento, o di matutariya sa inyong libro, this is Catholicism, Christ established the church by preaching his precepts. Pagtuglo sa iyong doktrina, para sa inyong libro, by Catholics, di coming to church, may tukod ni Kristo, may tatayo ni Kristo ng iglesia, kung siya ang magtayo o ang mga sinugo niya. Doon ay sinugo, si Sir Felix Manalo. Please continue. Ang akong pangatana mo, kay mo namang giangkon, di ko nabuhian, ilang sangko ni, ang imo namang giangkon, na si Felix Manalo ang nagtukod sa lokal. Ang pangutana, kanos ang nagitukod? Okay. Sa mga kinas, one minute. Sa 43 case, Isaias, ang mga pinatumihan sa yuta, ang mga pinatumihan sa yuta, sa panugana ng panahon, nga magsugod sa gubat 24-3-23 July 27 First World War July 27, 1914 ang Iglesia ni Cristo nangihistro July 27, 1914 ang pinatulit na bahay sa Iglesia ni Cristo. Sunod, pangutana. Matod sa tema yang imong pamatud-an yang iglesia ni bangon sa Pilipinas tinukod ni Kristo onya kay imo namang giangkon nga tinukod kini ni Felix Manalo ni atong 1914 ni bangon. Ang ako pangutana sa 1914 ni bangon, ang pangutana sa ato pa sa 1913 wa pa mo ka bangon? Please, do not show. Please do not shout. Sunod, pangutana. Please continue. You still have nahumana. 1 minute, nahumana. Iyan ang giop. Iyan ang giop ang timekeeper. Sunod. Atong ipadayon ng interpolation. Father Gitgano, please continue. Sunod, pangutana. Time on. Imo naman yung giangkol na si Felix Manalo ng tukod sa lokal. Kunya niya sa Security Exchange Commission sa una ng meeting dito sa Punta Santa Ana, Manila, nga matod pa silang meeting, unanimously approved the following. Usan ini that the founders of this association are daghan 19 kabuok ang pangutana nganong wa man nimo isulti ka ganina. Subak 1 minute. Ang
ni Solomon. Naghan! Naga, ano mga managi sulti? Ako lagi pabot, lagi pamutaran. Ako lagi sulti. Excuse me, Father. The 1 minute is not yet ended. Continue. Time to answer is up. Sunod, let us continue for the interpellation. Father, please continue. Sunod, pangutana imumang gikutlo ang Roma 16-16. Tinood ba nga nasuwat ni mga 57 AD? Tinood dili? Tubag 1 minute. Time to answer is up. Father, please proceed. Kay imo mang ikutlo ang Roma 16-16. Pangunta na, kamuna dili. Please continue for the interpellation. Kung mabasa nako sa inyong pasugo nga kanang Roma 16-16 hindi ripirado sa inyo. O yun mo nga nangangkon mo nga dili ripirado rin niyo. Kung sa, tubag 1 minute. Kung sa lugar ug mga tawo isdutan, dili kabe pero sa ang Iglesia ni Cristo, ako ang nag-i-text ko ganina. Pila ka bahay to? Tulog! Asa ka na? Panon! Kung siya panon? Iglesia ni Cristo! Ang sahintil! Siya pa magiging mo kasangkapan? Time to answer is up. Father, please continue. Iingas akong mga kamot ang getting to know Iglesia ni Cristo. Tinood ba kini nga niabot mo sa Roma ni Adtong July 27, 1994 pa? Ang Iglesia sa ulahin ko. Tubag 1 minute. Ang Iglesia ni Cristo na nagigikan sa Pilipinas, ito na, yabog ka dito. Pero katong Iglesia ni Cristo, sa parang sa mga apostol, eh, last 2 minutes for the interpretation. Kung kita ligo, kaya dito na ninyo, kung sa'yo ang kapagpulo na, ilis ng pangalan, maagod ito sa panahon ng mga apostol. Kaya giangkon man nimo nga 1994 pa mo ni abot dito o yun na nimo nga wala pa mo sa 1993 dito. Pagkalahi lang panahon.
kapo, bisa tua kamu nito, di muka uban, ganyan mo yung iglesia ni Kristo. Panunod, pangutana. Kaya ako namang nabasa litra po litra nga si Felix Manalo ang nagtukod. Ang pangutana, mabasa pa po ni mo sa mga history nga ni Bangos Pilipinas, litra po litra tinukod ni Kristo? Oo o dili? Tumang. Christ founded the church, Iglesia ni Cristo, but following the apostles' death, this apostasy took its ultimate form in Roman Catholicism, not until 1914. History. What is all? What's all about? No more, no more time to say so. Ang publiko atong gihimangnuan nga ang sunod another 25 ka minutos para sa Iglesia Katoliko paghimo og negative comments. Ang buot ipasabot, gipamatud-an sa Iglesia ni Cristo nga ang Iglesia ni Cristo mao'y mibangon sa Pilipinas bisa sa tagda mao ang matuod na iglesia nga tinukod ni Cristo. Sa 25 minutos nga musunod, gubo na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. In 10 seconds, the 25 minutes for negative will start. Mga pinalangga ko, mga time kapatid. Is on, start, please, continue. Wala kayo kong maglisod. Kayo mismo, kailang founder ni Angkon. Kining iyang gingon, nga iyang pamatud-an. Yang iglesia ni Kristo, nga nibangon sa Pilipinas, tinukod ni Kristo, usa kini kakathang isip. Nga no, fiction na ni mga isod. Masa may fiction? It only exists in the mind, but not in reality. Donat siya, public please. Ako nang nabungkab sa usalang kapungutan, kiniang ko naman siya. Nga natukod ang nibangon sa Pilipinas ni Felix Manalo ni atong 1914. Nga akong ipalopan 1913, wa pa rin ikabangon. Unya ila po rin taong giangko ng Roma 16-16. Kaya na kasi yung pasubo, Roman 16-16 refers to the first church of Christ. Atong basahon, alam ko pangita, brad. Unya dugang panihana, mga kaiksunan ko, niya, kining akong pagsupak, God, di man ina, ha? Human ka ni ane, pabuton ako, may nga siya, kung di, si Kristo'y nagtukod, kinsang tawhana, di na mangutan na anak, kahit tiki-o ng daan. Dili pareha sa ato. Napangutan o na to. Tulo na may magtutupot. So kinahanglan, akong napamatudan sa dakong kasayon. Sa kadakong. What's your challenge, mga kaigsoon? Ang iyan ang dibasihan, mga kaigsoon, mga hula-hula. Kung balihon ni mong hula-hula, luha-luha. Sa tema, mga kaigsoonan, klaro, nga iyang pamatudan nga ang mubangon sa Pilipinas mo'y tinukod ni Kristo. Tanawan eh, kung saan nilang pasugo magasin, February 2002, ang pagbangon ng iba't ibang pangkatin ng pananampalataya na bunga ng iba't ibang maling paniniwala. So katong nibangon, atong malikon, ganyan mo, Tagalog, ang pagbangon ng iba't ibang pangkatin ng pananampalataya ay nagbunga ng iba't ibang maling paniniwala. Ang pangutan na kinsa may nibangon sa tima? Kinsa ay nibangon? Busa, naunay rin taon siya sa ilang kagaling tari. Niyang, ang libro Diyos kasaysayan, huwag ko magbutang-butang ganun eh. Historyan mo yun, itong basahon. Philippine History by Maria Christine Halili. Tanaw na to, tinuod ba yun nga si Kristo'y nagtukod sa Nibangos, Pilipinas? Kaya kung di ganyan na tinuod, ako itong tinuod na, hukaso na ko ning akong gisuod, magpamembro na ko nila. Kana, no words, public please, kana, behave. Kana, kung tinuod. Atong basahon, tinuod ba? Kaya kung di ganyan na masa, bunga na sunahuna na niya. Niya hula-hula, niya haum-haum. Kung saan man ang haum-haum, balihang haum-haum. Ang mabasa, mao-mao. Basahon na ko, mga pinangga na mga iksuod.
Dili ni pagpasakit ninyo. Na Biblia referensya nang nasa among tema. Ano mo pugos nga mo Biblia nga Biblia referensya man na ibirmahan man sa inyong ministro. Gibang-an mo sa inyong ministro? Ni ari ni referensya mga Junan page 156. Iglesia ni Cristo. Church of Christ was founded in 1914 by Felix Manalo. Isa'y nagtugon. Public please, warning, no comments. Yeah, na po yung Philippine history mga kaeksunan. Klaro kayo, wadyo ko magbutang-butang ninyo. Kaya ano, yan ko na niya. Kaya nagtukod sa lokal si Felix Manalo. Yung personal ba nagtukod si Jesus? Dili, instrumento na si Felix Manalo. Kaya yung question ang ato, nga dugtong galitan ni San Ignacio. Kaya dapat question nila si Manalo, kaya wadyo yung dugtong, pwede putula. Naari ni si history mga kaeksunan, Iglesia ni Cristo, ikaduhang history. Title ini Philippine History and Government. Ningon din ni Iglesia ni Cristo, founded by Felix Manalo in 1914. Kaya siya nagtugod? Yes! O na, nga, yung kasubok ko, kapas na kapat. Wala siya mabasa litra po litra. Niya ato, litra po litra man eh. Kunya kung magkapapuro sila, ngayon eh. Litra po litra, baasa mabasa. Wala, nabasa na! Akong ipamutan na siya kaganina, nga, daghan man yung founder in ang ilaak. Mo rin itawag corporation. Mga kaeksunan ko, matod pa naini nga Security Exchange Commission mga kaeksunan, kung matinud-anon pa sila, ilang isulti nga daghan da yung founder. Atong basahon, kisa yung mga founder. Okay, ready mo ha? Wala nila itunlo ninyo, kaya basig, masakpan mo. Yako kay musulti ng agos kamaturan. Ningon din eh. Ningon din eh. Unanimously approve the following. That the said society be known and named Iglesia ni Cristo and to form a corporation. Ganong corporation na ning niya? Gano? Matubag nila sa tumoy-tumoy. Niya mga kaigsunan. Unanimously approve the following. Kung sa mga unanimous, why ni supak? Dapat nga ang ngayon mo uyon ang akong pinangga nga igsuon nga si Romel Barba. Kaya unanimously approve the following man. Unsa man be? Atong basahon eh. That the founders of this association are anong are? Plural, singular? Plural! No? Nga dugang pa rin ang mga igsuon ngayon din eh. Number one, si Felix Manalo of Taguig Rizal. Pedro Inocencio, Atanasio Morte, Felicissimo de Leon, Federico Inocencio. Ako na limbasawan pa na makaila mo ba? Imora ba ni magtutukod din yun? Okay, hindi saan makita ko supak ta, gawa tayo dokumento. Ako, dyan doon ay dokumento. Ang iya kayo huna-huna lang sa tao. O, nang perteng hindi na. O, nang makaisunan ko, daghan kayo. Sa 19 ka founders, wa joy, Heso Kristo founder dito. Atong basahon mga kaisunan, kung matod silang pasugo nga ang rehistro, pruiba ba na kinitinukurog tao? Niya, silang pasugo, magasin. Pati hindi kuna ni ato eh. Wala tamo ang hinindi mong supak-supak sa itong huna-huna. Pero ako pinanggalisoon, puro naman ang huna-huna. Wala magamit yung mga libro! Nangutan na din eh sa pasugo, magasin. Enero, Pebrero, 1981. Dugay na ni. Page 53. Mayroon ba tayong maipakitang katibayan mula sa mismong iglesia na tatag ni Perez tungkol sa simula? At pagkatatag nito, mayroon po. Narito ang isang bahagi na nakasulat sa rehistro ng iglesyang iyan. So, ilang i-prove nga ang iglesia ni Perez, kanang ilang amigo kayong dating daan, tinukod ng Perez, ang ilang ebidensya ang rehistro. Busa ligon di ay nga ebidensya ang rehistro, matod pa nila. O mo na akong gigamit karon, o dapat sila mo yukbo sa kamaturan nga dala ko. Mao di ay nga gitawag corporation kay daghan dayng tag-iya. O niya, ningon pa jud akong pinangga kay suon, perting tubag taw nila, no? Wa, di man ni pasakit ninyo. Pinaod nun ta, kay mga katoliko kong namiya sa pagtuo, mga inosintis pagtuo. Pero na yung mga pastor ni Ray, tungod sa kadasig, tungod sa kamaturan, sila nabalik sa simbahan. So,
mo ng inyong walihan, tuwamas, bukid-bukid, aran mo na rin. Diba itong bulan na mo sa hustong kabatoran? Matod panila mga igsoon. Matod panila mga kaigsunan ko. Nga kiniko nung Roma 16, sila ko nun eh. Atong basahon. Naingon din eh mga kaigsunan, pasugo ni 1999. Naingon din eh. The members of the Church of Christ that emerged in the Philippines are not Israelites. They do not belong to the first century Church of Christ. Ato ning bisayon mga igsoon ko. Nga ang nibangon sa Pilipinas, dili na ang unang iglesia ni Kristo nga makadugtong sa unang mga adlaw. Og niya sa ilang pasugo magasin, puro yun ni pasugo. Kaya nga naman, huling sugo o ni si Manalo, wala nga itong kutloon. Aron, ang delikado ni sila na po inahuli. Naingon din sa pasugo magasin mga kaigsunan, kaya ang iglesia ni Kristong ito, hindi na ang unang iglesia ni Kristo sa panahon sa mga apostol. Pero, hindi na ang unang iglesia. O niya, sa pagpangutana nako sa kanina, kanang Roma 16, kamo ba na? Tubag din sila, kami. Gibandong sila silang pasugo. Ayaw intawan mo pangangkon sa dili inyuha. O niya, giangkon man. Ang niangkon man. Niangkon man ang inyo nga getting to know iglesia ni Kristo. Nga naabot kayo mo dito sa Roma 1994, July 27. Sa ato, pag ano, ang kunon man ng Roma, this is nga nasuwat man na 58 AD. Sa ato pa mga igsoon ko, 1994 sila naabot dito. 1993, wala pa sila dito. Tamot na sa 59 AD. O niya, ang nagsuwat sa Roma, mga kaigsunan, o sa kagatuliko, niya ay dokumento. A world in the making, world history, mga kaigsunan. Ito masamon. St. Paul was born of Jewish parents but was a Roman citizen. He was one of the bitterest persecutors of the Christians but was transformed into the most intrepid and tireless preacher of the Catholic Church. So ang nagsuwat sa Roma, this is dili ni ako, dokumento lang yung ako. Busa mga kaigsunan, inyong nadugo ang iglesia ni Manalo Bagulang. Kaya ilang ipatuo nga kung kini tinukod ni Kristo. Objection, Moderator. Time's up. There is an objection. What is your objection? He is maligning the iglesia ni Kristo. He called it iglesia ni Manalo. That's not in there. Iglesia ni Kristo. That do not call a name or do not call a thing which provokes anger. Time's on, continue. Father Darwin, please continue. So mga kaigsunan ninyo, ikasakit mo na ninyo, giangkon naman animo galing na. Ha? Iyan ang giangkon nga nagtukol sa lokal. Time's off, there is an objection. What's your objection? Wala ko sinabi giangkon na the objection is reasonable. Why? Because the speaker sa iglesia ni Cristo did not say at all according to the speaker. So let's continue, Mother Darwin, for your interpolation. Ang akong pag-ingon ngayong giangkod nga, iyan ang giangkod na nagtukod nini sa lokal, si Felix Manalo, walang uminaw. Oh, uminaw. Walang inyo na nandungo. Nga, ang iglesia ni Kristo, tinukod ko no, ni Kristo. Pag-sure mo, ay. Nga ilang ipatuo, kanatong mga tao, nga kinikuno, iyan ni Kristo. Ilabi na silang mga inosinteng mga membro. Nga kinin ako no, mao. Time's up. There is an objection. What is your objection? Objection is granted. Mga personalan. Please continue, Father. Salamat, Mr. Moderator. Personal ba din na ang iglesia ni Kristo gitukod ni Felix Manalo? Lokal man, di ba?
Padayo ang tang reason. Sakit, matumban ni Parbanga. Basta ang kabahong matumban, sakit yun ang matumban. Dugang pa mga kaigsunan ko. Relax na mo. Huwag mo magkawas o tima. Ikawas galing mo ganina. Pero kina ko, sibo Diyos tima. Dugang pa mga kaigsunan. Iyang ikutlo, gepo ng mga pare. Nga, basta lang, ay, wala siya sila yung magutlo. Ibadlong na purmos inyong pasugo. Huwag yun niya inigar. Kagalina, kabantay mo, wala nga inigar. Ang tanang mga Church of Christ, Dias Biblia, dili na ripirado ninyo. Kay matod pa ninyo, dili na kamo. Huwag upag lagi na ko gibasa. Kung mingon mo, sayop ko, hindi na sayop inyong pasugo. Na, ningon din eh. Wadyo nina inigan. Ningon din eh, sa mamang pasugo. Relax na mo. Sakit man yung kabahong matumban, no? Matod pa Ramel Parba. Kanya matod pa ni Ramel Parba, truth hurts in order to heal us. O nasa gilang masagitan mo kay magkaayo, kuno na rin yun. Sunod, mga kaigsunan, niyasin niyong pasugo. The Church of Christ has totally become the Catholic Church. Sabi ni saya pa, ang Iglesia ni Cristo na himong Katoliko. Ila man eh. Ila eh. Dili man eh ato. Wala nga, nakasabot rin po ko ninyo. Kaya matod pala kay Ramil Parba, kung ang kabaho matumban, sakit yun na. Time's off, excuse me. Time's off, excuse me. The moderator would like to say this. The speaker or the debater should not say any word that would lead to anger. Say that example, matumban ang kabahong. That is nonsense. We should go directly to the tema. Please continue, Father Darwin. Salamat kayo, Mr. Monitor. Nibawas na buko niya ganina. Kay, mabawas, manggani ng kahoy ng waybuot, inigsipan ni mo. Samot na ta? So, ningon din yung mga kaisunan. Salamat, Mr. Monitor. Nga, matod pa atong diwason. Although writers and historians continue to treat both as synonymous. Sa ito, pag umukutlo siya Church of Christ ng Biblia, synonymous na sa Catholic Church. Masin ang pasuko. Kaya wala siya niya inigar. Kaya wala maninigar, nagpabiring, tinuon ang akong dokumento nga ligon kaayo nga mismo gani ilang pasugo na paligon sa kamatuoran nga gipahaya ko karong gabi na! Ikasubo ko na akong pinangga nga iksuon nagkutlo-kutlo in town sa mga panagna. Nagpaabot ko nga mo, sayt siya ba? Parehas ato kanina. Nga niya sa history o? Oh? Ang history, kaya namang imong history. Iyan namang story. Nini na history. His story na. Ako nga mga iksuon ko, ligon pasta ng ligon, maas pasta ng maas, o matod pa sa kong lolo, ang argumento nga huyang kaayo, sama ka na sa gapas, nga dali maimpas! Sama ka na sa upos, nga dali mahimos! Sa padayon, tamang soon. Public, please, do not say anything. Do not say anything. Onya, nikutlo in town siya sa Solomon lagi? Wow! Yeah, kung ganyan, namakpak sila kagalina sa first stand, o sa first topic, kaya huwag mabasa litra po litra dyan, nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung yung litra po karon, kung ato silang ignon, nga mabasa po litra po litra, atong ibalik ang ilang pangutana ba, eh, tiki-o ni sila. Kaya huwag man dyan mabasa litra po litra nga ni Bangos, Pilipinas, kitukod ni Kristo. Kaya dili man mabasa, ha? Di modo, bunga rakini. O sa rakini ka, fiction. Fiction meaning it only exists in the mind but not exists in the reality. Ang iyang pagsabot sa Isaias, Ezekiel, matod pas nagtuon manguta. Nagabantay mo mga igsuon, wa jud sa kagamit sa mga libro nga dagko kayo. Sayang kay bugat kay dadaan ninyo nya wa magamit. Time remaining 6 minutes. Unya. Dugang pa niya na mga kaigsunan, matod pa nila ang mga obispo kuno mo ini talikod. Katong sugdan, kung ranting na tinuod na, niya man silang pasugo magasin. Page 24. Except for the President of the Philippines, there is no probably man in this country who is personally greeted by more political big shots on his birthday than Bishop Kapatid Manalo, 75-year-old, the founder and head of Iglesia ni Cristo. Dili na si Cristo yung head. Dili ko yung si Cristo yung founder. Si Bishop. Time's off. There is an objection. What is your objection? Kung yung mabasa na ako, ang ilan.
request is granted. Public, behave, please. Padayon ko, my son. Padayon, father, get gano. Abantay mo. Gawa doon sila magtuon silang kagalingong pasuko. Nagis mo kita nga dili, tagis yan ni Cristo kita naman ay kabisados mga pasuko. O niya, iyan ang i-review at namas pasuko, namas security institution. Niya, ang present head sa Iglesia ni Cristo, the said society be known and named Iglesia ni Cristo, that the direction and administration of the properties and states of the said society will be under the charge of Bishop, same Pastor Felix Manalo. Manalo ko rin! Hindi niya mabangbang niya ng ordina pag yung sila kubispo ni ang mga kaisunan, no? INC marks anniversary 26 ministers ordained as bishop. Na! Pasukok mo kasi niya ang ubispo ko ng mga nitalikod, ang mga nitalikod ko ng mga ubispo. Niya kinsa man itong nitalikod. Ang nagpabilin mo, iwa mo talikod. Ang nihawa mo, nitalikod. Si Felix Manalo, gikan mas katoliko, hindi kita yung kitalikdan, siya'y natalikod kay ubispo man. Onya, iya pa yung gikutlo ang Isaias mga kaigsunan. Isaias, wa jay Bible scholar yang ikutlo. Yung ay Bible scholar pa dero nga nag-ingon nga ang katumanan ni ini nga panabna si Felix Manalo. Kutloon na nimong Isaias 46:11 ang tense verb nag-ingon, I call a man. I call. Saan na present? Future. Dili mo dapig niya ang tense ng daan, matense na siya. Kung panagna pa na, I will call a man. Dili ba? I will call a man. The act of calling is present time. Dili future time. Tarong magbasa. Kuya, mingon ko siya, nakatumanan ko noon na si Felix Manalo. Taon mo, Kuya P. Nasa Isaias 45:1, gitlaro man, nga ang katumanan ni, dili manatag na. Ang ilang hula-hula, manjog ko no. Ang ilang kuan, basis sa hula-hula, muna tumbalihong hula-hula, luha-luha. Duga pa na ng mga kaigsunan, ang gitumbok nga tao nga I call a man. I-atras lang ang gamay. Pugnit-pugnit ang mga teksto aron mahaom sa ilang gusto. I-atras lang ang gamay aron mahimong contextualize ang atong pagsabot. Dili out of context! Ang katumanan, dili katumanan, kini ba ng panagna? Ang punto ni Sayas na ng mga igsoon, si Hari, zero! Zero! Si yes, Felix Manalo may ilang ipasok. Wa man ang isulti sa konteksto. Hindi si Felix Manalo. Zero. Last 2 minutes. Zero si Felix Manalo. Di zero. So kinaligunan mga kaigsunan. Kining ilang pagsabot, matod pas Bible scholar, gitawag ning interpretation na o accommodated sense. Unsa may meaning accommodated sense. Ang imong kaugalingong doktrina ay kay nagama, gi-influensya nimong Biblia. Dili kay ang Biblia mo ni-influensya sa imong doktrina. What's the meaning accommodated sense? Accommodated sense of interpreting the Bible is not the original intention of the author. It is not the meaning of the text. Kay ilang ang gikutlo ang gamay nga teksto, kunya ilang himong haom-haom, mo nang haom-haom, kun imo nang balihon, mao-mao. Busa mga kaigsunan gikasubo ko. Yang ilang argumento base sila sulahula. Haom-haom, parinti, first degree, sa mao-mao. Busa sa dakong kasayon mga kaigsunan. Nidaog ang kamatuoran. Nga ang Iglesia ni Cristo, gitukod lang ni Felix Manalo. O mismo, nagani si Felix Manalo ang niangkon. Nga kamo noon, nga membro lang, mo deny. Kinsa man di ay labaw ninyo ang huling sugo o kamo na nga nahuli. Dapat ninyo, last messenger ko na, katapusan mo na ipatulunan ninyo. Kanya mo rin ang inyong panudlo, nga wala ninyo tahura ang iyang pag-angkon. Dapat proud mo, ilang kita, tarawag mo ng atong tarpulin mga iksuon. Iyang, iyang mang kitapunan, ilang kitapunan. Hi, Miss Up. Thank you very much, Father. 30 seconds, relax. Public, 30 seconds, relax. The next point is the 15 interpellation to be led by the Sir Ministro Romel Parva. 15 minutes interpellation. Time's on.
Please proceed, Sir Ramer Palma. President Darwin. Bago niya mo, hindi ito nagdaki, wala kang I will, di ba? At ako makatala, 43-5. Ang sabi, from the far east, will I bring your offspring? Kay will man, kanda, will kanda. Baba, sayon. Mag 1 minute. Sayon, kaya nga tubagon, no? Anak sa mga mamang toon, malibat na yun. Pero, ang akong ikutlog di man Isaias 43:4-5. Ang iyang ikutlog Isaias 43:11. Ang Isaias 43:11, I call, dili I will. Ang pagtawag, natuman na. Present man. Yan ano, iatras man sa 43, kaya di man naman ako ipasabot. O niya, dugang pa niya na ganang layo na yuta, dili man na Pilipinas sa konteksto ni Isaias. Isaias 43, yung ibasa, iatras na nato sa Isaias 39:3. Ang haloyong yuta, mao ang Babylonia. Sa konteksto ni Isaias, Babylonia, dili Pilipinas. Kaya nga no, ang interpretation sa pinanggang isun, out of context. Father, are you done? Oh. Okay. Sir Ramel, please continue for the interpretation. So, ngayon ka, ay five is sa 43:5. Ang sabi doon sa 43:5. Ang sabi, bakit pa sa Please, time zone, time zone. Sumali po. Sumali po, ang pang-is, ang Babylonia. Oh, apapatunan na po. Kain na ng panos. Nabis buta niya. Okay. Atong, yeah. But 1 minute. Atong, basahon. Kaya ang magtuon ko tag-Biblia, kinalang i-contextualize na to. Arong di ta, ma-out of context. Please behave. Ulingon din sa Isaias 46, pati ba sasagunin niyo, no? Ano nakasabot yung taon mo, eh, no? Isaias 46:11, nalingon din eh, nagatawag, paas na budol eh, no? Nagatawag, sa usa ka dumadagit, o continuous ni siya. Sa ito pa, naitago na, nagatawag ako. O diri sa atas tagamay, nalingon din eh, ang tao, public place, ang tao, sa akong pagtambag, gikan sa usa ka layo nga yuta. Kung sa manang halayo nga yuta, yata sa to, Brother Damil, parang di ka malayo. Isaias 39, ako na dyan yung basaon, ha? Dili ko may kiyas. Isaias ako, dili ko may kiyas. Time to answer is up. Let's continue. Sir Ramel, please proceed. Ang akong pagutana, matod nimo ang Far East Babylonia. Inam, tama? Okay, ang akong pagutana sa doon kanina, ang kung sa manang Far West, kung sa manang Nasura. Tubag. Tubag, 1 minute. Ang teksto ng akong ikutlo, Isaias 46:11. Sa konteksto. Time's up, time's up. The moderator would say this. Kung mauna yung reaction sa publiko, dili ta magkasinabot. Silang duha magkalalis perme. Why? Katapusan ng ilang paglalis. So, ato silang paminawon. Mauna na itong rule, publiko. Please, Sir Ramel, continue, please. Onsa na, siguro na nindo ang Far East Babylonia. Kanang Far West, onsa na, onsa na sura. Tubag, 1 minute. Sayon kayong tubagon, no? Mga siya siya munigar sa Security Exchange Commission. Dato ba? So, pagkutan na. Ayaw, bago 1 minute. Ayaw pagbuot, pinangga. Nasa Isaias 46:11, nga ang halayo nga yuta mo ay gigikanan sa maong nga tao nga gipili sa ato Ginoo. Huwag ka nang halayo nga yuta, atong basahon. Nilip ko maumao, ano kay malayo ta sa punto. Si Ezekias mingon siya, gamian ni kanako gikan sa usaka halayo nga yuta nga mao ang Babylonia. Inidili Pilipinas! Niya pa, John. Are you done, Father? Niya pa. Continue, you still have 13 seconds. Then Isaiah the prophet came to King Hezekiah and said, what did this man say? From where did he come to you? Hezekiah said, they are from far country. Time to answer Babylon! Is on. Sir, well, please proceed. Osgo na akong pagkutan na. Inong ka, Babylonia, ang Far East. Ang akong pagkutan na, unsa man sa nang nasura ka ng Far West, ang akong pagkutan na. Public, atong karoon, ang pagkutan na. Ang 43:5, ang Far East, inong ka, Babylonia. Diba? Ang ako pagkutan na, dito man sa, I'm from the Far West, I will gather you. Unsa man ning nasura, ang Far West. Tubag, 1 minute. Mr. Moderator, objection. Objection, Mr. Time's up. Time's up. There's an objection. Time's up. Objection, Mr. Moderator. There is an objection. What is your objection? Nag-islog naman tag Far East. Ano yun nga? Ponder ang atong tema? Busamot taga-far, ini?
Time's up. Time's up. The moderator would say this again and again. The speaker and the debater, Dili Lord mo palayo umutipas sa tima. Okay, speaker, debater, please proceed. Interpellation, Sir Ramel, please proceed. Kasmo na ko, hey, isiguro man lagi nino ang Babylon, ang Paris. So, ang sigurado ba rin, kung sa mga nasura, ang Paris, isuna man na sa Isaiah 43:5. Yes, sir, ang ito rin ng iglan, nabalik ka sa tima. Time's up, time's up, time's up, time's up, time's up. The moderator would say this. Sa atong kalagdaan sa debate, ang matag manlalantugi, dili bubiya sa tima. I hope the moderator is correct to the minds of the both speakers and debaters. Let us continue. Sir Ramel, please proceed. Okay, ako na nag-ibasa kanina, ang 43:5 kanina. Sa tema na ako, kapag tayo ko, dapat dito pa lang, mag-dito na siya, pag-dito na ako. Ito na, kasi mistake may mga moderator. Kaya karon, kaya akong ipagutan na usap pari, kanina na ako ba, meron na siya ako kami ko. Kaya ako kami. Moderator would like to say this. If the speaker cannot directly answer, they should not wait for the other speaker to object. I hope it is now clear. I hope it is now clear. Both speakers, both debaters, please take note of that. Okay. Time is on. Okay, sir, please proceed. Okay, balik tayo sa 43:5. Ang sabi dito, dalihin mo rito ang aking mga anak na lalaki at babae. Dagat na igisugok. Kinsa man na igisugok, diha? Ano ba? O, oh, kinsa man? Iyaktas, isibog ni mo kamay, parang matubag yung pangutana. Isayas, 45, ato masahon. Nga, niya sinyong pasugo, ako masahon. Oh, hindi naman masalik, hindi niya pasuko? You have 1 minute para get October 2009, ayon sa hula kay Ciro, siya ay magpapasuko ng mga bansa. Kung kaya't sinabi na ang lahat ng kaharian ay ibinigay sa kanya ng Panginoon, ito ang hula na natupad kay Ciro. Dili, si Felix Manalo. Si Felix Manalo, zero. Okay, okay. Are you true, Father? Yes. You still have the time? But you have 8 seconds. So mo na ang historical context ana kay naulipon na manggo nang ang Southern Israel. Time is up. But Sir Ramel, please proceed. So si Ciro ang isugo dan adin ni ang akong mga anak kalalaking babae. Ginimon man diha sa chapter 1 ako. Ginimon man diha nga dadon ko ang imong kaliwatan. Kinsa man di kaliwatan nga dadon? Kaliwatan ang salita, dili makalimino. Sir Ramel, are you true? Are you done with your question? Yeah, yeah. Okay, kinsa about lang, 1 minute. Kinsa na kaliwa, o mga anak sa Diyos, na lalaking babae, ganda po ni Ciro. So, niya dinis Biblian. Niya one Isaias, minute, Father. Isaias 42:43. Atong basahon. 5. Don't be afraid. Sugod ta sa 3. For I am the Lord, your God, your Savior, the Holy One of Israel. I gave Egypt and Seba to Cyrus. Oh, Cyrus. Sunod pa. In exchange for your freedom as your ransom. Claro, si Cyrus ang katumaan. Ari tas unahan. Don't be afraid, for I am with you. I will gather you from east and west, from north and south. I will bring my sons and daughters back to Israel from the farthest corners of the earth. Sing. Time is Cyrus, up. Cyrus. Time to answer is up. Father Ramel, please dinas. Proceed. Okay. Ito mo si Ciro. Sumala sa 5, ayaw kahatlo kay ako ani ang uban kayo. Dagon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan. Pamutala na ko, kay kaliwatan man sa kay kaistorya sa Dios. Si Ciro ba Israelita sama sa mga Israelita gitawag dito sa Babylon? Okay. Are you through with your question, Sir Ramel? Okay. Father, 1 minute. Continue, please. Sayon, ganito bago no, pero wala tas topic ini. Nga, kinahanglan lang ta, nga akong pinangga kay Zoon. May nga, wala yung pangutang ka kung di si Kristo, kinsa? Wala.
So, parang gusto bag. Parang gusto bag. Kinsa man eh? Ha? I will bring my sons and daughters back to Israel. O ang isugo niya si Zero. Isaiah 45:1. Atong basahon. Hindi man ka mag-contexto ko. O nang dilig ka, ma-out of context ka niya. Sa Isaiah 45:1. Atong basahon sa Bisaya. Okay, English mo nito. Atong Bisaya sa kuan. Sa Isaiah 45, naingon din yung mga kaigsunan, gipili o gibanduan sa Ginoo si Zero. No! Ang Ginoo may nagpili. Bahin kang Zero, miingon ako. Ikaw may magmando sa akong katawahan. Dili si Felix Manalo. So, si Zero, Persiano ko dahil ang mga Israelitan. Ang ito na ito, ha? Ay, kanuhan ka niya. Kristula kasapaw, according kong kalagaan. Si Zero, Persian. Ang mga Israelita ba, Persian, kaya di mo masakanda, kaliwat pa ni sa ni Zero ka. Salamat. Are you true, sir? Yeah. Salamat. No? Tubag, 1 minute. Kaya kung hindi mong ignore nga, si Zero, dili na mo, okay, di Israelita, sabot na si Felix Panalo, mga Pilipino, ha? Nakaminos ka sa Ginoo, nagbasa na nako nga ako'y magpili kanimo Zero. O nang Felix Manalo lagi, Zero! Zero dyan! O na nga, gawa naman dyan tas timan, gawa naman dyan sa ikabakutan ha. O nang, ako na lang itong irespeto ang pagtubag po. O na mga kaisunan, ang historical context, pinahanglan. Are you through with your answer, Father? Okay, Sir Ramel, well, please continue. Ganyan nga sa 43 ko sa is. Ganyan na ako sa pihatan, Lord. Diyan eh, kung saan pagkataan sa kayong pagbubi. Sa pagkataan, kung saan maning Lord there? Eh, kung saan maning Lord there? Kung saan maning Lord there? Yan ang tulad. Are you through with your question, Sir Ramel? Are you through with your question, Sir Ramel? Oh, yeah, yeah. Okay, tumang, 1 minutos. Sa mga reksunan, manajod siya ka po sa timang ba? Sunod, ari. Gikan sa North, mato na muli sa South. Kaya naman, kuha ng estima, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Time's up, there is an objection. Time's up, there is an objection. What is your objection? Balik sa tima, Mr. Moderator, nga ang Libangos, Pilipinas, gitukong ni Cristo. Nabot naman siya, Spiritia, oy, o sa Paris. The moderator would like to say this one. The one whom the question is directed to, do not wait for a single minute or second to say objection while you are still saying something. You should immediately say objection, moderator. I hope you get that. Please, Sir Ramel, continue. Objection. Objection, Mr. Moderator. Time's up. There is an objection. What is your objection? Mabot na tas North Africa, ane. Okay. Balik tas Pilipinas, oy. Objection is granted, but the moderator would like to see this one. Again and again, ang matagman lalantogi, dili mubiya sa tima. Unsa man ang tima. Unsa man ang tima. Unsa man ang tima. Pamatud-an ko, matod ni Sir Ramel, nga ang Iglesia ni Cristo nga mibangon sa Pilipinas bisa sa tagna mao ang matod nga iglesia na tinukod ni Cristo sumala sa Biblia o Grimeredya. Mao ka na ang tema, so dili tayo mag-iskot og East, West, South, North. Mr. Moderator, ang nasa sa bisa sa tagna sa hula, ang among gibasa 43:6. Among gibasihan sa tagna. So ano na nga pabatukan? Hindi, iya ka mag-i-question. Hindi mo sa katubag lagi, kaya iya mag-i-question. Ano is, paminan niya? The moderator got the words of Sir Parba. Pero ayunin ini, kung ato nang itugot, if we will allow those kind of discussions or allegations, we will not end here. Para doon natin kinutuban, adto ta sa tima. Kamundo ha, ayaw na mo dihag paghiskot o kaluwasan, impirno, langit, west, east, north, east. Ari na, tatong tima. Okay. Okay. I hope you get that. I hope you get that. Atong mag-iwan itong dabita, wag mo kailan itong kinsa mo, ayaw ito mo pagsaba-saba. E ngayon kung kanina, kapakpak lang, wag no words to be said. No, don't let's say any words. Time's on, Sir Marba, please continue.
It's up to the audience. It's up to the audience to judge us. Kumaya na namin sa audience. You are learned enough. Bala na. Ano, di ako, balik ko. Ako pamutana, di ah. Sa Zacarias, I mentioned it quite a lot. Zacarias 3:17. Ang pastor nga pagkasamaran o pagkatimulaan ang panon. Kinsa maging pastor nga pagkatimulaan o kunsa maging panon. Sa Zacarias 3:17. Are you true, sir? Yeah. Tubag, 1 minute. Problema na nimo. Dili man ako nagutuan na. O sa... Kay ka naman, kinahanglan mo gutlo ka. Public, please. Time's up. Balik ka sa inyo. Order! Father Gitgano refuses to answer. And therefore, the moderator will say, Sir Parba, please continue. You have 2 minutes. Unsa maning Zacarias, 3:17. Ang tubag, dili. Oh, matugaan man ako dili, napabilin, nagitukod mo ni Felix Manalo. Lore, isyo, nanong imo mo mag-abot-abot paraglain, eh, lipato na pag ninyo, kaya wala ba ninyo isulti, na disunoy pwede kay Kabo Founders, ane? Kaya kung wapag umupasa, kaya imo masakpan! Please, Father, you still have 20 seconds. Please continue. Mga kaiksunan ko, nga, ang footnote nini sa Zacarias, sa Tumbasahon, saan ang footnote sa Zacarias? Kini bro? Time to answer is up. Publiko, pahinomdom lang. Pahinomdom lang, publiko. Wala ta magtapok, wala ta magdebate karong gabi una. Aron kita mamalhin sa laing mga relihiyon. Ang akong ikasulti ninyo, gamoray magbuot ninyo, tagsa-tagsa ka ninyo, adunay gahom, adunay katubod, kun unsang relihiyon na ang inyong sudlan. 30 seconds, relax! Ang sunod nga punto, 5 rebuttal from Father Darwin and 5 minutes rebuttal from Ministro Ramil. No more objections on this last speech ni ninyo, kining 5 minutes rebuttal ninyo, kining 5 minutes rebuttal ninyo. Okay. Please, ladies and gentlemen, please behave. We are now giving 5 minutes summary. Rebuttal last speech from the Catholic Church Reverend Father Darwin Gitgano, followed by the 5 minutes rebuttal, the final speech from rebuttal from Ministro Ramel Parba. Akong oblon, 5 minutos na lang para ni Father Darwin, 5 minutos na lang na rebuttal para ni Sir Ministro Parba. Time is on, Father Gitgano will now start for 5 minutes rebuttal. Wala gayod mo magbahay sa inyong pag-ani mga kaigsunan. Wa na gininay ang Security Exchange Commission na si Felix Manalo ay nagtukod. Wa naman, wala naman siya sa Paris. Kung nang i-fire siya sa topic. Yatuan naman mo sulahulak.
pagkaluoy nining mga katanungan magsunan. Para sa hula, niya pangota, pangutan noon na to, litra po litra, nga naabay ni Bangus Pilipinas kasi Kristo ng tukod. Otro po rin silang di katubag. Kung aray na to, anis mata. Pero sila, likoy-likoy, ito, naas hula, nastag na. Kung enjoy, Bible scholar, gigotlo. Atong basahon, ang Dos Pedro, brad, Kapitulo 3, versikulo 16, valid ba ang private interpretation? Kaya kinaugalingon rin pagsabot ba? Atong basahon, mga kaigsunan, nga ingon si San Pedro, Dos Pedro 3, oh, nga dili na to, sabton sa kinaugalingon, nga pagsabot. Mga nga ikasubo na kung ako pinangga kaigsuon, kinaugalingon na yun yung pagsabot iya. Unya, mga kaigsunan, dugal pa ni Ana, kinaimang kung atong tarpulin din eh, ilang gilabta na atuwa, ilang gitaptapan? Na Iglesia ni Cristo o Felix Manalo ilang gitaptapan nga ano mang ilang mang gitaptapan pamata mang ilabot sa ilaha na, pero relax lang mo na? Relax lang mo ang sama ay may tabo mga kaigsunan. Excuse me, this time the battle period there is no objection sir, please continue Father Darwin. Ilang gitaptapan mga kaigsunan ang Dos Corinto nagingon din ni mga kaigsunan. Dili sila makasabot kay hangtod nining adlawa ang ilang mga salabutan gitaptapan gihapon. Samtang magbasa sila sa mga basahon sa kasabutan, makuha lamang nila ang maong taptap kung ang tao mahiusa na kang Kristo. Dugang panianak mga kaigsunan, ikutlo sa atong pinangga nga igsuon. Kining gingon kuno tulo ka bahin sa grupo sa simbahan nya gikan sa inyo o inyong mga anak, tulo kuno ka grupo dili man tinuod mo may mabasa dali litra po litra ha. So nang tulo sa demo nga dili mabasa litra po litra onya sa buhat 2:39 ang gipasabot kay ni anang inyo o inyong mga anak nya mauday kana ang tibuok pamilya banay sa Israel. Sa ato pa kanang inyo o kaninyo tibuok banay na usara na. Nga ikaduha, ang mga hintil, duha ra ka grupo. Nga naa diri sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 16, aduna lay duha ka grupo, ang Hudiyo ug dili Hudiyo. Og nahiusa kini sila sa usa ka lawas nga mong simbahan. Nga tulo man nila. Unsaon man pagkapyot nila nga duha ra man? Asa ra ka kapyot? Why kapyot ra kay duha ra man? Efeso kapitulo 2 bersikulo 16. Ah, sige, ato lang uyunan nga tulo. Tulo po duha ka grupo, granting without accepting nga tulo. Unya sa kulusa sa unang resyo, sa may ulo, sa itong padunay tulog ka grupo, hindi tulog ka lawas. Kung sa may tawag din mo, usay ulo tulog lawas, lili, baka na kugita? So mga pinangga kong mga igsuon, nagpasalamat ako sa inyong sakripisyo nga niya din ni Karol. Lili ko tuyo ang pagpasakit ka rinyo, kundili ang pagsulti lang sa kamaturan. Namatod pa sa ato, nga pinangga, nga igsuon si Brother Ramil Parba. Truth hurts in order to heal us. Nga ang kamatuuran sakit, apan maukin ni makaayo ka nato. Onsa to'y tubag sa to'y pinangga nga igsuon, kanus ana tukod ang Iglesia ni Cristo? Naminaw dyan mo? Onya, matod pa nilang ibangon o nilitaw kuno kini sa Pilipinas. 1914. Mas una pang nilitaw ini ang Ajinimoto. Ay, na nilutaw ni Skaha since 1909. Mas ni una pang nilutaw Skaha. Wasa, mga pinangga ko. Time is up. Time is up. Thank you very much, Father. And the last five minutes for the rebuttal coming from Sir Ministro Ramel Parba. Time's on. Please proceed, Sir Parba. Objeksi sa tanda. Diba? Tanda. Ano pa ito? Wala ay kaya. Kaya ito sa Biblia, 8:20. Ito sa Isaiah, 8:20. Sa kautusan at patutuo. Kung hindi sila magsasalita, natayon sa salita ko.
ito, tunay na wala umaga. Salmo asa ang pinataya na ang espiritu sa tagnak wala yung pagpapatuon ang pagpapatuon espiritu sa tagnak wala pa siya na wala yung tagnak baka kung manalag na na ganit na lobo bibi hanggang kalita sumulong ang panon pagpunta na mo sa kaya sa kaya stresses niya din bibi kinsa ka na magmanantay, pastor niya, kung hakay man ang panon. Sino ba? Para nga, kung hindi man ang limo. Ako ang tawag siya, reverend, magpropeta na limo. Noong ulit ko rin pa rin, ako matapasay ko ng pare, ako na. Pastors
for their ethical conduct. Very sport.